Grabing lamig. Nangangatal na yung buong katawan ko sa sobrang lamig. Oras 5:28. At nandito na kami sa Arc, sa Garden Breeze Hotel. Hanggang dito na lang muna yung tatahakin namin na checkpoint. And kung makikita nyo rito, grabe yung pagparin dito. Si Lasa Dick ay nandun na sa loob para mag-check kung merong available na room para sa aming dalawa. Tapos ngayon, yung ating odometer ngayon ay 65,162.4. Day 2. Yan na yung ano natin, last checkpoint ngayon, day 2. Day 2. Diba? So bukas natin pagpapatuloy, which is sa Besang Pass Park, Tagudin, Mina, La Union, Baguio. Siguro ito, kaya na namin tapusin to or tuhugin bukas. Kahit na bukas ng umaga, eh magtitinok muna kami. Pero sana, pagbaba namin ng, ano, ng Besang Pass, eh hindi na umuulan. Kumbaga, wag na sana kaming ulanin pa. Sana pag-akit natin ng Baguio, eh maaga pa, maliwanag pa. Parang sa ganun, ma-i-vlog ko yung dinaanan namin nung gabi na dumating kami ng Baguio. Nakapag-inquire na sila sa Dick, may nakuha na kaming room. Ang room is 1-5, may breakfast ng kasama, tapos good for 2 na yun. So buti na lang pala ka mo sa passport ko, eh may dala akong plastic na ziplock. Ayan o, para kahit mabasa yung bag, yung passport natin hindi mababasa at hindi masasayang yung pinaghirapan natin dito sa cordillera na to. So ito yung itsura ng kwarto namin na worth 1,500, which is okay na naman sa amin yan, basta makakahiga at makakapagpahinga kami ng maayos. Wala nga lang siyang CR. Ang CR niya is nandito sa labas. Ito CR. Tsaka ito pa sa kabila, pang babae at tsaka pang lalaki. Yung sapatos ko na niremedyohan ko lang, eh basang basa din ang ano ko, ang loob ng sapatos ko. Ikaw, anong basa sa'yo? Sapatos. Saka? Gloves. Gloves, saka? Yun lang. Yun. Eh ako, basa rin yung gloves ko, pero alam nyo naman, natoto na tayo. Kaya hindi ko talaga tinatanggal kahit na naninigas na yung kamay ko sa pagpiga ng throttle. At minsan, hindi na ako gaano makapiga sa preno talaga. Makain na. Ay, unlimited. Uy. Good morning. Day 3 ng ating Cordillera Adventure Tour. At ito, guys, na ako, nakapaligo na ako. Sila sa Dick naliligo pa. So magpo 4:30 na. At ang aming breakfast dito na free ay 5 AM. So pagtapos din namin kumain, eh lalarga na din kami. Umaasa pa rin naman tayo sa magandang panahon na maghapon. At sa pakiramdam ko naman, ngayong araw, eh matatapos na namin to. Apat na checkpoint, meron tayong isang side trip. Unang-una nating pupuntahan, Tinok New Highest Point. Tingnan natin kung maabutan natin yung araw na doon lumabas or yung sunrise. Hindi ko pa may suot ng sapatos at basa yung loob. Mababasa agad yung medyas ko, wala na akong medyas na reserba. So if ever man na may madaanan kami, bibili ulit ako ng medyas. Ayusin ko lang yung gamit, lagay ko na sa motor. Para mamaya, eh good to go na. Tingnan nyo si Bisti. Napasabak ng Cordillera ba? Oh, ayan, putik-putik ka na ba? Oh, pero all good yan. Marka na nga na yan, adventure natin. Basa. Hindi naman siguro basa loob nito or nag-moist. Ah, okay. Oh, moist. Nice. All goods, ready na rin sila sa Dick. Ngayon na naranasan na namin yung adventure dito sa Cordillera. So ang isang kailangan ko palang gawin at magkaroon is yung gloves na pang ulan, yung hindi mababasa yung loob. Tapos kailangan ko na rin ng bagong sapatos na yung talagang waterproof, yung hindi papasukin ng tubig yung loob. At saka isa pang gloves, yung hindi naman pang ride, yung tipong paglalabas ka lang para hindi malamig sa kamay. Yun, yun ang mga kailangan pala. Hello po. Good morning po. Kape. Alam nyo ba na yung kape dito, pagka tumagal ng ilang minuto na hindi mo iniinom, mamaya lang malamig na kagad. Dito lang yata ako nakapagkape ng ilang tasa. Iba yung kape, ang sarap. Alam nyo ba naman, sobrang lamig dito eh.
Sir, para sa inyo, sir. Ay. Yan na po yung channel namin. Ay, sige po. Check nyo na lang po. Sige lang, sir. Dami nakadikit na sticker. Siyempre, di mawala si Ate Jemily dyan, no? Yun na pa. Kailangan natin dyan. Uy, shout out. Honda ADB, Team Ifugao. Uy, yung kaibigan natin, si Pops dyan, no? Nandito rin. Si Jerk P, Motovlog, shout out. Hindi natin siyempre palalagpasin yan. Hapas Loopers, Shifatars, and kami dalawa ni Lasadik. Yan. Let's go. Time check. 5:44. Mag-alas 6 ng umaga. At ayan, lumiwanag na. Kahit basa pa ang aking gloves, gagamitin ko. Di pwede wala. Kung mag-umpisa ng ating third day ng Cordillera, magdasal muna tayo. Para sa ganun, iligtas pa rin nating matatapos to. My Lord, ngayong araw na pangatlo na. Alam ko marami pa kaming pagsubok na dadaanan, pero alam namin na nandiyan ka at di mo kami pababayaan. Bigyan mo pa kami ng lakas para tapusin tong Cordillera. And hopefully, sana Lord naman, bigyan nyo kami ng magandang panahon. Ngayong araw na itong maghapon ang matapos na namin. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Woo! O, tara! Ano, Bisti, ready na ulit. Kahit tapos habak na kahapon. Ha? Oy, papagas pala muna ako. Baka malimutan. Ha? One bar na lang to. 27 kilometer side trip to. Punta kami Tinok. Good morning, good morning. Weather be good to us, sir. Thank you. So dito nga talaga sa kabundukan ay pagdating ng hapon umuulan talaga. Let's go. Woo! Good, yes. Buti ka mo, ang checkpoint ng Cordillera Level 1 ay may mga hotel. Siguro ganun din naman sa ibang level. May mga hotel na checkpoint which is pwedeng doon na kagad kayo diretso mag-check-in. Para hindi na tayo maghahanap ng mga tutuluyan natin. Woo! Hindi pa sumisikat ang araw, doon natin siguro masasaksihan na sumikat sa Tinok. Maitsip sa atin, napakalamig! Kung alam nyo lang kung gano'ng karaming patong na damit ang suot ko ngayon, pagdating ng Tinok, makikita nyo kung gano'ng karami. Bukod dito pa sa body armor na suot ko. Ayun na nating tapusin to. Kung halimbawang alas 2 ng hapon ay nag-uumpisa ng umulan, dapat bago dumating yung alas 2, nasa Baguio na tayo. Maaga naman tayo ngayon eh. Kurbadahan pa rin to, syempre. Hindi matatapos ang mga kurbada hanggat di pa rin natin natatapos ng Cordillera. Nanlalamig agad ang kamay ko eh. Basa yung gloves eh. Okay, full tank na si Biste. Ready na ulit. Tara, uy! Ang chinachat mo dyan? May jowa ka na? Oo, ang ganda ron, no? Kahapon, sobrang fog yan. Di mo makikita yung mga kabundukan na yan, no? Yung mga kabahayan na yan sa baba. So, syempre, nakapaligo na kami ngayon. At nakapag-hotel kami. Nakatulog ng masarap at mahimbing. Nakapagpahinga, may lakas na ulit. Syempre, nakapag-toothbrush na rin. Ganyan ang mga Hampas Loopers. Kapag ka natulog sa waiting shed, siguro din mo, walang ligo, walang toothbrush. Kaya nga, wala silang asahan, kundi ang bumiyahin na lang tayo papunta sa next checkpoint. Don't worry, di naman nila tayo maaamoy. Sa bagay. Kala ko walang heater yung sa hotel eh. Hindi talaga ako maliligo kanina. Kaya ako din. Okay nang walang ligo. Wala naman na mamatay sa baho. Tsaka hindi naman ako mamamaho, may dala akong Centaur Sportage eh. Wow! Ako din naman, Nung dati, nung bata ako, nung nakapunta ako ng Baguio, nung mga kamag-anakan ko kasama ko, hindi pa uso yata heater nun eh. Talagang ang nando, magpapainit ka ng tubig eh, sa Takore. Oo, dito sa atin, wala pa masyadong ganun. Pero ngayon, nagdaan yung mga panahon na nakagawa na ng paraan ng mga tao para magkaroon ng portable na heater. Liligo na tayo dito sa kaliwa, yung papuntang Tinok. And after natin ng Tinok, babalik rin tayo sa mismong same spot na to para bumalik at dito tayo dadaan papunta sa next checkpoint natin hanggang makababa tayo ng Besang Pass. Dito tayo. Kala nyo, pababa yan? Mamaya, sobrang tarik na ng akyatin ito. If hindi ako nagkakamali, doon ang Tinok, yung bundok na yun. Yun ang pupuntahan natin. Nakikita nyo, yun o, maulap pa o, yung taas nun o. Tingnan natin kung gagapang si Bisti at saka si Jeremiah katulad ng Philippine Loop. Ano pa lang to?
binibigyan pa lang tayo ng belo kaya pababa. Pag hindi kayo nakabuelo ng pataas, eh gapang na. Pababa, pero panay. Kurbadahan pa rin, ha? Uy! Delikado, delikado. Huwag kang matemp. O, tingin naman ang daan. O, diba, liwanag na. Abutan natin ang araw. Galing ng babae dito. Magano'n, magmotor yun, oh. Nasara pa namin. Teka lang. Abunin ko lang. Uy! Yun po. Doon nga ang ano. Ang tinok sa taas ng bundok na yun. Gano'ng katarik yan, aakitin mo yan, oh. Tinok, here we come for the second time around. Oh, pia. Ayun si ate, ang ganun mag-drive yan. Binabakbak siya lang sa atin kanina, eh. Hindi mo, may ganito pa pala, oh. Ito yung kabilang parte na daan ng tinok, yung sa Bugyas. Oh, may kasalubong, delikado, oh. Oh. Uy, sumayad ang ano ko dun, ah. Interestan ko, ah. Sa mismo pinakababa na tayo ng kabundukan. Ito na yon, yung akit tayo. Welcome to Bugyas. Ito na yata ang umpisa ng paakyat. Welcome, Barangay Bakulongan. Sur. Dahan-dahan pa lang tayo maakyat. Mamaya yun talagang sobrang tarik. Pababa ulit. Oh, what a beautiful morning. Liwanag na, abutan natin yung araw. Bago sumikat, baka maliwanag na, naharangan lang ng mga kaulapan na yan, oh. Grabe, ito yata yung pinakamataas na yan, oh. Yan tayo aakyat. Yung bundok na yan. Yung pabalik din pala ang medyo challenging. Kasi ang tatarik ng pababa namin ngayon, eh. Oh. Tapos basa pa yung kalsada. Yan tayo medyo matatagal ang pabalik. Halos dito nilalagyan na rin ng mga ganyan, no? Parang hindi na magkaroon lang slide. Uy! Grabe, laki! Ha! Ay, nakakatakot! Pag yan yung biglang sumambulat sa'yo habang dumadaan ka rito. Talagang hindi ka bubuhayin nung pag natamaan ka nun. Grabe, laki! Ito pa, panay landslide, oh. Grabe, paano nakakapunta yung may bahay dun, no? Oh? Ang taas nun. Sa... Ito na yung tulay para tumawid tayo sa bundok. Nakakitin natin. Pangalan ay Manasok Bridge. Ito na yata. Ilang minutes pa? 24 minutes pa, eh. Siguro sa last 10 minutes nito, ito na yung talagang matarik. Ayun! Kita niyo yung liwanag? Gumagano na yung liwanag dun, oh. Nasa ligod pa pala ng bundok na to. Kala ko ito. Parang pagka dito kaya ata nag-camping, ang kailangan ko talaga yung Decathlon na gamit ko. Pero pagka yung talagang ano, kailangan mas kailangan mo talaga ng ano, makapal na susuutin dito. Eh pag dyan ka sa tuktok na yan, mag-i-stay na isang gabi, parang maninigas na ako dyan, eh. Doon pa nga lang sa hotel, eh, ang lamig-lamig na, eh. Eh paano pa dito? O, tingnan nyo, oh. Umaagos yung tubig talaga rito, tapos may mga dalang bato-bato. Dahil sa patuloy na pagulan dito sa kabundukan. Ay! Uy, ito, tarik, oh. Hindi kakayanin ang motor ko yun dyan. Pag dyan umakyat. May landslide na naman dito. Pero buti agaran agad na ano, no? Naaalis yung mga nakaharang. Kaya kailangan talaga pagka umuulan na yung sobrang lakas. Much better na mag-stay ka na sa hotel or kung saan ka mag-i-stay. Katulad namin, nung unang araw, sobrang lakas talaga ng ulan. Na doon na kami sa waiting shed na tulog. Pero nung kahapon naman, nung day 2, dahil kaya naman at hindi ganun kalakasan ng ulan doon sa mga nadaanan namin, eh dumaretso na kami ng biyahe. Alam naman namin na safe kami doon. Ingat sa putek. Madulas ang putek. Mapapasabi ka ng putek. Putek. Pagka umislide ka dyan. Ano pa, laking bato. Nalaglag yun, natipak. Ito, umpisa na ng paakyat. Matarik na to, patarik na ng patarik. 21 minutes ang ating layo papunta sa pinakatuktok at ay umpisa na kagad ng pinaka akyata na to, ang tarik. 30 kilometers per hour ang takbo lang ni Bisti. It is what it is. Ayun na yung araw.
Grabe. Pero ramdam ko na hindi naman gaanong hirap si Beastie. Unlike noon na Philippine Loop, halos 20kph lang. Eto, umaakit pa oh. Halos kaya yata ng 40. Dahil siguro dun sa pinalit ko na bell. At magaan yun. Lightened bell ang aking pinalit eh. Oh, piya. Dami rin nagkalat pa rin dito ang bato. Kita nyo kung gaano kaganda ang pakit ng tinok. Siyempre, kailangan mong paghirapan kung gusto mong makakita ng magandang view. Ay, grabe, meron pa rin dito ang landslide, oh. Talagang kapag ka umuulan, delikado. Landslide again. Woo! Ayun na yung araw! Ganto rin pala ang daan dito, eh. Katulad ng Philippine Loop namin, eh, sa kabilang side. Let's go, Beastie! Kaya mo yan! Pinagandaan din natin to na matagal-tagal! Oh! Lalaki ng bato! Ibagsak na poste, oh! Kaya yan! May umaagos pa na tubig! Ayun na yung araw! Ano, okay naman ba si Jeremiah? Uy, araw! Kumalabas na. Oh, walang yung baba ng ano. Kurente. Ah, tubig ba ng hose yan? Ah, pag sumabit ka dyan eh. Oo nga, tubig ng hose. May tumutulo. Akala ko kurente eh. No! 20! 30! Ah, kaya, walang, walang pangamba. Kaya na yan. Bagong linis eh. Mamaya, tigyan natin ulit. Yung patarik naman yan to. Ay, oh, yung mahabang sobrang tarik? Oh. Eh, kabilang side to. Tingnan natin kung meron din ganun dito. Ah, dumagay, kabilang side pala to. Oh, uy, dami nagkaalat na pa to. Kagabi to, yung mga ulan, pag-ulan, no? Oh. Sabi naman, uy, dandan, dandan. Uy, stay lang tayo sa ating lane. Uy, may kasalubong tayo eh. No, second time mo na to, Beastie! Kaya mo yan! Oh, backing pa rin! Uy, grabe naman! Lalo nung dinanas namin, ha? Talagang dinadaanan namin. Parang kaano lang yata ng landslide, kakangyari lang. Kumbaga, natatapos lang mangyari yung landslide. Kasi inuulan kami nung nagpunta kami nun eh. Uy, grabe! Uy, uy, uy! Ito, dito talaga, hindi pwedeng ang gawa mo ng pagbablog eh, hawak mo yung camera. Talaga mga out of balance ka sa mga dadaanan mo dito. Buelo! Buelo, hanggat may buelo pa! Ah, ginagawa na ng harang. Yun, ang harang! Good morning! Yun, oh. Silaw, aba. Oh, yeah. Grabe! Woohoo! Saan? Saan ba ang tinok? Parang ibang bundok na naman tayo ah! Ibang bundok na naman tayo na andun ah! Mga pananim ayun. Woo-hoo-hoo! Parang ano pa lang to ah. First level ng tinok. Ito. Ito ibabaw na to ng isang bundok. Patayas sa kung saan bundok yung tinok. Ang dami kasi. Hindi ko alam kung alin dito. Grabe no. Gaano kaya katagal bago nagawa itong mga kalsada na to paakit ng tinok? Gaganda ng mga nakikita ko. Green na green yung mga pananema ba? Usok ang mga makina ba? Ng mga truck. Pinagpapahinga naman ba? Thank you! Meron din pala ditong gas station. Ayan o. Pwede rin naman pala kayo magpagas dito. Huwag kayong mag-aalala na baka matirikan kayo at maubusan kayo. Pero siyempre, mas maganda na yung sigurado.
Oh, yeah! Ano, lasadik! Sarap ang lamig! Ganda! Lalo din sa harap, bro. Kaya nga eh. Inoverte ka na ako ni Kuya. Si Pak. Di ko alam kung saan dito yung tinok eh. Kasi dikit-dikit yung bundok. Tumatawi tayo ng kada burol eh. Wala yung sama ba? Hindi ano sama ba? Hindi pa gano'ng kita eh. Ang daming tawiran. Yan oh. Baka yun yun. Natataklo ba na yun? Baka. Hindi yung pinakamataas eh. Kaya nga eh. Eh ang sabi naman kasi, highest point na highway. Philippine Highway, may kalsada. Kahit yung mataas na yun, pero kung wala namang kalsada, hindi yun no? Oo. Correct. Ito to. Baka to nasa harap na to. Eh, ito na. Sagadan Throttle. 40, bumababa pa sa 40. Tapos babanking ka pa ng ganyan. Oo, ito na, matarik na matarik. Grabe, oh. Gapang! Gapang ka ba? Sige pa! Oh, 30, makita 30. Grabe. Ramdam ko sa mukha ko yung lamig eh. Wala lang malamig. Aba, tumatagos pa rin sa ilang ano ko. Ilang suot na damit. Ito na. Sobrang hamog na. Ito na nga yung ano. Yung natatanong namin kanina sa baba na nabundok. Yung tuktok. Oh. Oh, lumakita sa baba oh. Zero visibility talaga. 4.5 kilometers. 9 minutes. Alagya mo. Kaya. Inakit nga ito ng tuktok ni Gino noon eh. Oo. Grabe. Ano? Wala makakita sa tabi oh. Dandan tayo. Bukas tayo ano. Mini driving light. Para visible tayo doon sa mga kasalubong. Grabe. Mountainside Restaurant. Ang pangalan nito ay Mansoy Soy Bugyas. Oo. Grabe. Oo, nakasando pa si Kuya oh. Grabe, tindi mo Kuya. Saludo ako sa'yo. Nakasando ka pa. Grabing lamig na. Oh, walang makita. Paano natin makikita si Haring Araw dito? Good morning talaga! Sige ba! Kaya yan! Nawala na sila sa dik! Asan ka na? Alam niya ako, di ko kita yung kalsada! Woo! Sobrang fog! Para tayong pumasok ng portal! Saan naman kaya labas kung pumasok tayo? Ito, may gas station din dito. Sigurado, mahal ang ano nito. Per liter dito. Inakit po pa rito eh. Doon sa pinagpagasan namin kanina, nasa 71 eh. How much more dito? Kasi napakataas na nito. Yung transportation ng pag-akit ng gasolina eh. Ayan, 20 ang tinatakbo. Woohoo! Eto na nga yung mahabang patarik, paakyat. Tingnan nyo naman, oh, 6 minutes yan ha. Pero tingnan yung dadaanan natin oh. Kaya kailangan talaga, bago kayo makit, full tank kayo. Malakas sa gasolina ang paakyat. Oo, sige, kaya yan, bisti! Ano, sige ba? Kaya ako nang makita. Susundan mo lang yung orange na linya dito sa gitna. Oh. 20, ang takbo. Sagad Throttle. Bisti! Bisti! Yan, sige, umaariya na. Umaariya ka pa. Sige, kailangan pala talagang minamotivate si Bisti or Chinichiri. Ayun yung araw, oh. Ayan! Bisti! 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 Kaya mo yan! Banking na! Bakit tayo ito banking? Umya, umya! Ano, natarik na! Hingi pa! Tulak! Itulak mo! Sige, itulak mo pa!
Tulak, Misty! Tinutulak kita! Binibigyan ka na ng lakas! Tulak! 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 Woo! Ito na! Ito yung kabilang parte, oh! Ayun! Pagkaalis nung pag makikita mo yung kagandahan ng tuktok, yung pinaka mataas na bahagi ng ating highway system dito sa Pilipinas. Ayun na, ayun na. Woo! Ito na! Walang anong makita sa baba. Ito tayo makita. Oo, oh, makakit yung pagpakya to. Shoes! Woo! Sige pa! Ayun! Nakita-kita na rin natin, no? Tabi nga muna tayo. Boom! Boom! Woo! Good morning! Woo! 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 Kunti pa! Ang saya! Grabe! Ayun, yung daan, kitang-kita. Bakang doon nga tayo eh. Oh, ano? Ibang daan, ano? Parang... Ibang-ibang daan talaga to, bro. Kabilang party to eh. Hindi natin dinaanan to ng Philippine Loop eh. Oh. Yun oh. Yun oh. Woo. Ayun ang dahat pa ganun. Saan doon? Oh, aking pa doon pakiyot. Itong mismo. Itong natatakpan ng kulap na to. Ito yung mismong tinok. Yan. Oh, iikot tayo eh. Ah, di mahamok pakit na ganun oh. Grabe. Yan yung pakit na yan oh. May signal ba dito? May signal naman. Lakas ng hangin, sumisipol. Let's go! Buelo! Kailangan natin ng buelo rito talaga ba? Mahabang akyatin yan, oh. Oh, sige, kaya yan. 40, pababa na naman. Tatahiin natin yan. Hindi kaya ng motor nyo ng rektang tarik na ganyan. Tahiin nyo, ganito, oh. Yun o, oh, nakabelo-belo pag tinatahi eh. Makit ng 40. Yan ang technique, tahiin mo ang kalsada. Yun. Pag sobrang tarik. Nanginginig na ako sa lamig. Ito na yung pinaka-final level ng akyatan. Oh, malalaki ng bato na to ah. Ito na, malapit na kami, highest point. Ay! Grabe kurbada. Ah, napabitaw ako ng throttle dun ah. Tahi! Tahiin mo! Hindi naman tayo dudulas dyan, nakashipa tayo. Tahiin mo ang kalsada. Kailangan tayo magtahi eh. Pag di natin tinahi, wala oh. Kumabagal. Ito, nakaka-bailop, nakaka-persa-persa si Misty eh. Oh. Diba? Yung kakunti na lang eh. Talagang pinagkatarik-tarik pa eh. Ito, wala na naman tayo makakita. Pumasok na naman tayo ng portal. Teka lang, pababa. Hindi ko makita daan. Wala akong makita. Ayun, sabay akyat. Na, ano to, paligo. Oh, ito na! Yes, boy! Wala talagang makakita dito ba? Boom! Oh, checkpoint! Parang Philippine Loop lang ah! Woo! The comeback is real! Oh, grabe! Laki na pinagbago dito. Nasa irada, no? Eh, ginagawa pa rin dito. Woo! Comeback is real! Woo! Eh, kami lang nandito ngayon! Sige, magsisigaw tayo! Woo! Grabe! Iba yung daan, iba yung experience talaga. Buti side trip talaga namin to. Dito nagpunta sila Boy P nung first day namin naman ng ano ng Cordillera. Ang kaibahan lang nung sa amin at sa kanila, sila inulan dito talaga. Eh kami, magang-maga kami nagpunta rito. Nakakapagdikit na rin ako ng sticker dito. Ayo, wag na. Wag natin babuyin yung bagong ano rito nakalagay, oh. Welcome Mount Pulag. Wag natin didikitan yan. Ah, respeto. Tsaka dito, wag natin didikitan yung mga yan. Okay na yung may video tayo.
isang katibayan na nakapunta ulit tayo dito. Ngayon na nandito na tayo sa Tinok, sa highest point. Gusto nyo malaman kung gaano kalamig dito sa parting to? At ako ay ginaw na ginaw. Baka sabihin nyo, nag-a-acting lang ako eh. So ipakita ko sa inyo kung gaano karaming patong na damit ang nasa ilalim ng jacket na to. Bukod dun sa body armor na suot-suot ko ngayon. Okay, bilangin nyo kung ilan ha. Alamin nyo kung gaano karaming patong to. Jacket. Isa, hoodie jacket. Body armor. Pangalawa. Alam niya, yung tagus ng lamig din sa mga sinuot ko na yun. Lalo ngayon na tinatanggal ko isa-isa, lalo mas lumalamig. O, isang t-shirt. Tanggalin ko lang itong ating bag. T-shirt, pangatlo. Ito pa, jersey natin. Ayan, yung long sleeve. Pangilan na yun, pang-apat. Ang lalamig na ako. Tapos, pang-lima. T-shirt ulit ng Shiba. Oh, eto na yung last, yung pang-anim. Hindi ko na syempre yung Uber rin to. Ano ba kayo? Grabe lang. Nagtitindigan yung balahibo ko. Hindi ka talaga kakayanin pagka isang damit lang yung nasa loob, tapos jacket. Tumatagos talaga eh. Grabe. Ay, balik ko na agad. Nalamig na ako. Ganon kalamig dito sa Tinok. Kaya pag-aakit kayo dito sa Tinok, siguraduhin nyo, bukod sa jacket, eh marami pa rin kayong sapin na damit sa loob. Kung nadala ko nga lang sana yung, ano ko, yung long sleeve na ano, yung pang swimming, mas maganda yun kasi magiging mas mainit yung sa katawan mo. So comment down below kung ano nga tawag doon, yung pang swimming na ginagamit yung long sleeve. So kaya pagka nagpunta kayo dito sa Tinok, sa highest point elevation of the Philippine system, siguraduhin nyo, handa kayong harapin kung gaano kalamig dito. Oh, eto, ganyan karami ang mga nakapatong sa katawan ko. Time check, alas 7 na ng umaga. Wala kasing signal dito, hindi ako makapag-post. So ngayon ay tatambay-tambay lang naman muna kami dito. At kung nakikita nyo yung fog, hanggang dyan, tsaka yun, oh, nandito pa rin. Pero mamaya-maya, mawawala na yan. Hintay-hintayin lang namin, mawala. Gusto naming makita eh. So itong kabilang to, dito kami dumaan ng Philippine Loop. Ngayong cordillera namin, dito naman sa kabila, sa Bugyas. Pabalik na tayo dun sa dinaanan natin. Grabe, nalamig na. Sinipon agad ako eh. Sisingot-singot tuloy ako. Babalik na tayo dun sa sinabi kong lilikuan natin at pagpapatuloy na natin yung ating cordillera. Dun na tayo sa Besang Pass Park, which is yung next natin na checkpoint. Grabe, ang ganda talaga rito oh. Pabalik na tayo dun sa dinaanan natin. Grabe, nalamig na. Sinipon agad ako eh. Sisingot-singot tuloy ako. Babalik na tayo dun sa sinabi kong lilikuan natin at pagpapatuloy na natin yung ating cordillera. Doon na tayo sa Besang Pass Park, which is yung next natin na checkpoint. Grabe, ang ganda talaga rito oh. Huling sulyap sa magandang lugar na to. Bago tayo tuloy ang magpaalam. Nakaganda talaga. Woo! Babalik at babalik pa rin naman ako dito. Marami pa tayo. May level 2, may level 3, 4 and 5 pa tayo. Pero sana kasama pa rin to sa ruta. Kahit naman di kasama sa ruta, kumbaga side trip pa rin. Ngayon nga, level 1, side trip namin eh. Kasi ito na yung pagkakataon din eh. Minsanan lang naman eh. The best view. Nakalabas rin kami sa pinasukan namin, papunta ng Tinok. At dito, tatawid na tayo. Yung sinabi ko sa inyo na papasukin natin. Papunta ng Besang Pass. Ito na yun. Welcome to Mankayan, province of Benguet. First time ko na makakadaan dito sa Besang Pass na to. Tingnan natin kung anong meron ba dito. Siyempre, walang katapusang ano pa rin to. Korbadahan.
Mas marami nga lang ditong kabahayan. 8:50 ng umaga na makalabas tayo dun sa Tinok. Dito sa mismong crossing. At ang ating namang next ay Besang Pass, which is 57 kilometers. 1 hour and 41 minutes. After that, alam ko, dalawang checkpoint na lang yung natitira. Any tourist destination ang La Union at saka ng Baguio City. Pagkatapos nun ay masasabi na rin na we conquered the Cordillera Adventure Tour Level 1. Itong lugar na tinatahak natin ngayon ay Bulalakaw ang tawag or yung pangalan ng lugar. Ayan, uy! Grabe, ganda. Panay kabundukan pa rin naman na makikita natin ito hanggat hindi pa tayo nakakababa ng Kapatagan. Ang nakakatuwa lang sa daan na to, marami pa rin mga tao dito or mga nakatira. Ay, mga kabahayan. Parang itong lugar na to, parang town proper eh. Mankayan, 1 kilometer, Cervantes 20. Ilepanto, Tadyan, Cervantes. Ano ba yung Cervantes? Ilocos ba yan? Buti, umaraw na. Sana sa Kapatagan, maaraw din. Mankayan. Town proper, no? Oo. Ito yung municipal hall sa mismong taas eh. Ayan, okay, dami oh. Ay, may mga sapatos, bro. Oh, ano, titingin. Bibili ka na rin. O siya, ano ka na rin. Tara. Pwede kayo pamarada dito. Ayun natin, parada. Ayun, parada, ano? Tumingin na sila sa dik ng ukay-ukay. Wala siyang nakit na sapatos na pwedeng gamitin sa, ano, pagmumotor. Diretso na tayo sa biyahe. Siguro sa Baguio na lang kami titingin ng ukay-ukay. Yung sapatos na pwedeng pang motor. Baka makachamba eh. 9:18. Eh, mamaya hanap na lang din kami ng kakainan pagdating ng tanghali, pagbaba. Umaraw-araw na eh, oh. Nararamdaman ko tuloy yung init ng katawan ko. Kasi ang dami ko pa ring suot na damit nung pagbaba ng Tinok. Tapos itong gloves ko na kaninang basang-basa at malamig. Eh ngayon, natutuyo na. Tingnan nyo naman, oh, parang bulati pa rin. Oh. Parang varicose vein pa rin yung mga dadaanan natin. Woo! Ito pala ang makikita pag dito sa dinadaanan namin. Parang sobrang tatarik naman ng mga bundok dito, mga kabundukan. Pero parang ito yung natatanaw din namin ng ano, pagka pumupunta ng Dinggalan. Ah, sa wakas, nakababa na kami. Baguios Bridge. Nakababa na kami ng bundok. Ngayon ay babaybay na lang namin tong panabi. Woo! Ang init! Ubarin ko na muna yung mga patong na ano ko, na damit, na nasa loob. Wala nga. Dito sa Malilong. Oh, doon na siyang panay dahon. Hindi ko may center stand. Wala, bumigay na yung ano ko, kabitan ng bracket. Yan, matibay. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Matibay ang bracket, pero yung pagkakabitan, dapat sigurado matibay din. Di naman bumaklas tong aking ano eh. Top box eh, ayun. Tingnan nyo. Ayan oh. Bumigay oh. Yung mismong pinagkakabitan pa nito. Umaalog eh oh. Pag iaangat ko oh. Side stand na lang muna. Ay, kaso delikado. Pero patulong nga muna. Oh, center stand. 1, 2, 3. Ayun. Gumagalaw-galaw, oh. Whew! Grabe yung pinagdaanan. Okay, time check. Alas 10. Pahinga-pahinga lang ng konti at sobrang init. Nagtanggal na rin ako ng mga damit ko sa loob. At nagmerienda lang kami. Oreo. Kaya pala sa tuwing bumabanking ako, parang nag-aalangan ako. Yung pala, putol na yun sa may pinagkakapitan ng bracket. Ang gusto ko sana yung HRB, yung meron ditong support na kinakabit dito dun sa bracket. Ang problema ko lang dun, naharangan kasi yung susian. Nasa inyo naman ko nung bracket yung gusto nyong gamitin. Hindi tayo masyado magbababanking ngayon at yung sitwasyon ng ating top box. Tara! Let's go! Diretso biyahe! Diretso ang adventure! Aba, pagkasabing ng adventure ha. Ito agad ha. Besang Pass Natural Monument Landmark. Oh, Cervantes na pala to. Ano ba nakakasakop sa Cervantes? Sino mga nakakalam dyan? Anong probinsya na ba to? O, pa-comment below na lang. Mamamaybay muna kami sa tabing kabundukan, sa paanan. Tamang banking na hindi ka naman hihiga. Umaalog-alog ang akin tabak, ramdam ko. Aba, wala dyan mga daanan. Talaga nga naman. Leeg Bridge. Uy, grabe. Kulay tsokolate. Tumigil din ako kanina. Ang ginawa ko, yung top box bag ko ng Immortal, ay inilipat ko dito sa may parting upuan. Ayan. Kung makikita nyo, ibinaba ko siya. Para ngayon,
mabawasan mismo yung bigat na nandun sa mismong bracket. Para kahit medyo maalog-alog siya, eh nandito naman yung mismong talagang medyo mabigat na mga damit ko, mga laman ng top box bag ko. All goods na, nakaka-banking-banking na ako ng maayos. Tapos, may sandalan pa ako. Pwede pa akong sumandal ng ganyan, no? Sinangangalayan likod ko. Para paraan lang yan, syempre. Hop, may checkpoint. Lahan lang tayo. Pag pinara tayo, tigil. Pagka hindi. Okay, let's go. Hoy, uy, naka-cordillero. Na-t-shirt, oh. Kakaliwa tayo dito. Papunta ng Tagudin Cervantes. Ganda ng daan, ah. Parang gabal dun, ah. Yung mahabang tawid, tapos ayun yung kabundukan, oh. Magkang ganto yun, eh. Bakit pala ulit tayo ng kabundukan? Akala ko, pagdating ng Kapatagan, dire-diretso na tayo ng Kapatagan lang. Bakit na naman pala tayo? Para maano natin yung Besang Pass Park, Natural Park. Tarik na naman. Ito yung kaninang nakikita nating kabundukan, nakakitim pa na natin. Uy! Walang diyo, matindi pala ang bankingan dito pa. Para pala ako nagbungabon. Oh, tignan nyo naman, oh. May siko-siko rin. Siko talaga. Nakita yung kamay ko, makangalay na. Bro! Oh. Para pala tayo nagbungabon ito. Oo nga eh. Walang diyo nga. Parang bungabon, oh. Oo. Alam yung kurbadahan yan. Okay lang yan, subok na subok si Sipa. Alam ko nga, hindi na tayo makakaranas ng ganun eh. Parang susuka na naman ata ah. Akala mo, kasi tuwid na kanina, akala mo wala na ulit ganito. Oo, akala ko Kapatagan na lang. Hanggang makarating na tayo, yung pala may ganito pa pala akitult ng bundok. Oo, meron pa. Alam yan yan. Tingnan nyo kung gano'n na kami kataas. Oh, yun yung dinaanan namin kanina oh. Grabe. Ano nga, hindi pa tapos oh. 15 kilometers pa, panaganto pa rin. Para mas malala to kaysa sa bungabon ah. Oh, huwag kang overshoot. Diretso ka dyan. Buti na lang pala at inayos ko yung pwesto ng bag ko. Eh kung hindi, hindi ako makakabangking na maayos dito. Langya mo, hindi pa rin. Par, tambay muna tayo. Nahihilo na ako. Ayun, may tanong, may... Ayan, yung shed. Waiting shed. Parang isusuko ko yung kinain nating Oreo kanina pa. Diyan. Besang shed ang nakalagay. Nagulat ako dun. Kala ko wala na talaga. O, tingnan yung ginawang ayos ko dun sa top box bag ko. Nakatali pa rin naman siya dito. Ginanyan ko na lang siya para less yung bigat nito at hindi gaanong umaalog. Ay, nako. Abutin na naman kami ng hapon. Huwag na naman sana kaming ulanin. Maari na naman yung mga ulap dito. Kung dito pupunta. Buti, may dala ka rin merenda. Ako, ito merenda ko. Kaya talaga dapat huwag kayo magpapawala ng dalang tubig at saka kahit anong pagkain na pwede nyo madala. Ito, nakalagay sa mapa dito sa Google Map is Besang Shed, yung pangalan nitong waiting shed na to. Dito pala bro, pwede ditong matulog eh. Magtetent ka lang dyan, no? No? Pwede na dyan. Layo-layo pa ata ang aming lalakbayin ah. Yung isang oras na akala ko, bakbakan na lang yon kasi nasa baba na tayo. Hindi naman nakalagay na aakit pa ulit ng bundok eh. Ilang oras na ba? Mag-11 na pala. Oo nga no, mag-11 na. Kaya pala nagugutom na ako eh. Kain. 11, sakto. 24 minutes, nabankingan to. 13 kilometers para dun sa checkpoint na to, Besang Park! Ano na? Ah, pinapahirapan mo pa kami, matatapos na ngayong araw na to. Baka magtawag pa tayo rescue nito, dadalang bar na lang ah. Pero wag naman sana tayong matuyuan. Hindi naman namin alam na aakit pa ulit ng bundok. Ang nasa isip ko ay bagyo na yung last na aakitin. Aabutan pa ata kami ng ulap na ito. Huwag ka nang humabol sa amin. Ipatapos mo na sa amin tong day 3. Pababa naman. Uy, ayun na yung ulap po. Oh. Lumalamig na rin yung simoy ng hangin dito. Uy, panay pababa na. Ayun ang, wala nga parang ahas. May 3 oras na lang para mag alas 2 at baka ulap, butin pa tayo ng ulan.
Oh, tawid tayo ng bundok dahil merong tulay. Ayun, kabilang parte na to ng bundok. Ayun oh, kailangan na rin kumain ng tanghalian, bawal magpalipas ng gutom, mapapalo. Ayun, ang dadaanan natin, ayun oh. Oh, may falls din dito. Grabe, nasira na yung mga harang dito dahil sa landslide. Malapit na tayo sa baba. Tingnan mo to na lang. Ingat sa mga buhangin, sa maliliit na bato, katulad ng mga yan, oh. Yari ka dyan. Grabe naman yun dito. Hiya talaga. Buti na lang talaga. At kami ay hindi namin naaabutan yung mga landslide na yan. Oh, kakatakot. Walang yan mo ang dadaanan namin. Tingnan nyo yung ilalim. Ilalim nung nito. Wala nang lupa sa ilalim. Ay! What the? May putik buti. Hindi basa at umulan. What the heck? Challenge kong challenge. Woo! Adventure! And another one. Kala ko wala na. Tiga lang, malalim to. Malalim. Baba pa ah. Baba pa ah. Baba pa ah. Gaga, ayokong tumingin sa kanan. Bigla, kinakabahan ako bigla ah. Grabe. Meron pa ba? Boom! Ayun pa, hanggang doon pa. Ang dadaanan natin yung pababang yun. Ayun oh. Ito pala ang Besang Pass na tinatawag. Ito na nga yun oh, Besang Pass Natural Park. Lapit na. Gaano pa kalayo? Yung akala mo, lapit-lapit lang ng 3 kilometers. Pero pagka ganitong panay kurbada ang dadaanan mo, panay may mga challenges sa daan, eh parang ang layo-layo. Kung ito level 1 pa lang, how much more yung 2, 3, 4, 5? Anong mga susuungay natin dun? Welcome to Suyo, Summer Capital of Ilocos Sur. Ah, Ilocos Sur pala ang Cervantes. Nakita ko dun eh. Municipality of Cervantes, Ilocos Sur. Asan na sila sa dik? Ganda talaga. Hindi ko maiwasang hindi lumingon dito. Yun. Yan yung dinaanan namin. Dito na tayo sa kabila. Boom! Ang ganda ng falls! Wow! Parang sarap maligo ah. Oh. Ito na pala si... Nasa dik talaga di. Lupit. Dito nga pala, pag tatahakin yung mga lagi kabundukan sa Cordillera, huwag kayong magpapakakampante na wala kayong makakasalubong. Make sure na lagi lang kayong stay on your lane. Kasi may mga katulad ganyan, landslide. O di halimbawa matabunan yung lane ng isa, edi dito talaga dadayan sa lane nyo. Let's go. Ganda ng post. Kung marami pa lang kaming time ngayon, lulusong ako dyan. Maliligo talaga ako dyan. Kung may pagkakataon na makakabalik pa naman tayo dyan eh. Gagawin ko talaga. Maliligo ako dyan sa falls na yan. 1 minute to go. 600 meters. Nasaan na yung Besang Pass na yan? Bakit wala? Saan dito? Dito kami tinuro. Ayan o. Besang Pass Natural Park. Saan yun? Yung Natural Park. Nakalagay dito. Okay na eh. Arriving o. Baka sa baba pa? Baka sa baba pa ano? Wala naman eh. Baka sa baba yun pag ano. Bago tayo dumating ng MacArthur Highway. Ganda. Ayun o. Meron pa doon parang falls. Pag ano, no? Nagtanong ka doon kay kuya. Lagpas na tayo. Ilang kilometers. Balik tayo. Baiting shed. Di ba meron parang pakanan doon? Baka yun yung park. Ayun? Ang layo. Kasi yun yung nakita natin na ano eh. Kaya nga eh. Ako sa akin. Nagulina ko. Ako nga rin. Eh, tatlo akin. Tara, sige. Kaya yan. Okay, aakit na naman kami. Babalik kami. Ang pinaproblema nila sa dik ay yung kanyang gasolina. Babalik kami. Sir, thank you! Babalik kami. Doon pala yung checkpoint namin. Lagpas na kami. Antay yung turo kasi ni Mapa dito. Kasi kung magkulang tayo ng checkpoint, sigurado na disqualify tayo. DQ. Pagka isinabit natin kasi wala tayong checkpoint ng Besang Pass Park. Eh di naman tayo pwedeng pumunta sa next checkpoint kung wala ang isa. Ay nako. Balik. Kailangan to. Ang takbo lang namin. Kailangan mabagal lang. Eco mode. Kasi ako, 2 bar na lang. Ikaw, ilang ano ka na lang sa dik? Malapit na rin yan? Malapit na to. Yan lang.
panay paakit pa kami. May ganito pang dadaanan. Babalikan lahat namin, lahat ng babalikan. Naku, naku sa gasolina. Balik, kailangan bumalik para sa checkpoint. Mali at tinuro sa atin ni Google Map. Pagdating natin doon, bahay yung naandun eh. Kaya yan, kaya. Magtiwala ka lang. Ayan o, may nakalagay. Besang Pass Natural Monument Landmark. You are now entering. Oh, malapit na to. Ayan eh. Lumalamig na. Pabalik kami kung saan naandun yung ulap. Huwag naman sanang ulan eh. Tapos wala pang gasolina. Pero sabi ni ate, meron daw doon. I-commode lang talaga tayo. Ang laki ng babalikan natin. Yung 5 kilometers sa mga rektahan, malapit lang yun. Bira ka lang kagad dun eh. Eh pagka ganito na matarik, tapos kurbadahan pa, tapos nanganganib pa kami sa gasolina, eh napakatagal. Tsurang napakalayo kasi ang bagal namin. Ay na nga yung ulap. Yun yata yung dinaanan namin na meron naman nga nagpipicture. So kami, umaasa kami kay Google Map na akala namin, doon pa sa may pababa doon. Eh yung pala pagdating doon, bahay lang. Nakatanto ko talaga. Eto. Ayun, yung park. Ayun, paakyat yata. Lalakarin yata. Paakyat. Ito na nga, oh. Ano? Abot ang gasolina. Abot ang tank dyan. Sana meron tayong mabilan dyan. Ikaw hindi umabot. Pababa naman. Okay lang naman siguro. Oo, patay makina na lang kayo. Ay, ito na nga. Ito na nga yun. Basta na natin nilagpasan to kanina. Ayan, oh. Dito yung mga nagpipicture. Ayun, oh. Oh. Besang Pass Natural Monument Landmark. Nangya mo, buti umabot. Ayan, yan yung nakita ko, yan. Buti umabot tayo. Kinakabahan ako kanina. Baka ikaw tsaka ako, paras tayo matuyuan. Woo, thank you Lord. Salamat, another challenge. Nalagpasan na naman. Kada checkpoint, iba talaga eh. Di naman natin may sasama si Beastie sa picture ng ating checkpoint. So, dito ay tingnan muna natin yung kanyang odometer, which is 65,278.7. Which is nadagdagan pa yan dahil bumalik tayo. Day number 3 natin yan, Besang Pass. Ayan. Checkpoint. Meron ano dito, entrance fee na 10 piso. Pagka papasok kayo dito. Ito lang pala. Nilagpasan na lang namin to kanina. Kala namin, basta kung ano lang to. Ito na pala yon. Checkpoint, Besang Pass Natural Park. Ay, wah. Nakakaos din sa checkpoint na to. Pababa na. Pupunta na rito yung mismong ulap. Sigurado na pag dito pumunta yan sa baba namin, eh uulanin kami. Down in the dungeon is all we know. Where the shining light we never go. Into the open as far as you can see it. Wasting there a big bright destiny. Don't you feel like breaking free? What you see now? Don't you feel like cut and loose? Yeah, cut and loose, cut and loose. I'm alive, I do or die. My mind stretched out on the canopy. My dreams getting bigger than you and me. I'm alive, I do or die. Taking a leap, now I'll never agree. My dreams getting bigger than you and me. Time check, 1:19 PM. Di pa kami nakakain. Lahat ng makita naming mga tindahan ay wala naka-display na bote ng gasolina kung nagbebenta. Parang bawal na kasi talaga yun, bro. Bawal yun talaga. May inano na yata, in-implement na ata. Bawal magtinda ng bote-bote ng gasolina. Okay. Eh yung next checkpoint namin na Petron, 17 kilometers pa. Ang takbuhan lang namin, 20-30 lang eh. Kasi ako nag-aalangan din ako sa gasolina ko, 1 bar na lang to. Pag to nag-blink, mukhang aabot naman ako. Kung sila sa dik hindi umabot, edi babalikan ko, bibili na lang ako ng ano, gasolinang sasalin sa bote ng ano, ng mineral water man o ano. Let's see kung ano mangyayari. O, dito. Baka may gas station na dyan. Baka siguro. Panalangin mo. Baka meron na dito. Barangay Uso, Suyo, Ilocos Sur. Para nakakakita ako ah. Ah, hindi pala. Tarpaulin pala yon. Akala ko ano, fuel oil. Kasi kulay orange eh. O, ito. Lord,
Baka may malapit mang gasoline dito. Sige na. Ba, may natawag sa akin. Hello? Hello po. Yes? Sabi po, nandito na po. Wala bang tao? Walang tao dyan? Wala po, nalabas sir. Eh, alam mo yung ano, yung ano yun dyan? At taga lang ha? Sakay na lang po ulit. Oo, oh, sakay naman na lang yan. Okay. Ito, meron ng gasoline. Okay, sige, sige. Pababa na lang. Sabi ayaw ko eh. Oo, oh, yan. Thank you po. Diba? Sabi ko sa'yo, humiling ka lang kay Lord. Oh, isang healing lang, nandito na kagad. Ang bilis. Magka kasing makakalimot tumawag. Yan lang yun. Sabi ko sa'yo eh, humiling ka lang, nandun lang yung simbahan, pagkasabi ko. Meron na kagad. Pa-full tank na rin ako, para makabakbak na kami. Full tank. Uy, may nakita kami rito. Shop, nagtitinda ng Shifatars. Okay na? Yun, may nagtitinda ng Shifatars dito na shop. Dito, pagkagasolin namin. Ay, syempre, may mga dala tayo dito. Eh, bigyan natin si kuya. Shifatars na cup. Ito, meron pa akong keychain at saka stickers namin. Boss, kayo nagtitinda niyan? Ah, para sa iya. Ito pa, sticker. Sige, boss. Anong pangalan mo? CD po pangalan niya. Ayan, shoutout sa inyo. Nakita ko, may Shifatars kayong tinitinda eh. Halos lahat. Anong lugar na to? Barangay Uso, Suyo, Ilocosur. Ayun. Sige, sir. Thank you. Deserve mo yan. Titinda ka ng Shifatars eh. Biro mo. Layo nito. Tapos meron ka makikita nagtitinda ng Shifatars. All goods. Good choice, kuya. Ang tinitinda mong gulong. Ano? Pwede nang bumakbak? Gutom na talaga ako. Sige, sir. Makakabakbak na kami yan. Hindi ko lang kahit papano eh. Muna-una na ako kay Lasadik para sa checkpoint. Gugutom na talaga ako. Gusto ko lang kumain. Let's go! Bakbak mo na! Woo! Okay na lang. 13 kilometers. Parating lang tayo ng next checkpoint. Pwede na tayong kumain. Walang yun yan. Akala ko rektahan na yung daan dito kasi medyo kapatagan na. Eh, pala eh, kurbadahan pa rin pala. Grabe naman. Yung gutom ka na, pero bumabangking ka pa rin. Oh, sige, banking pa. Lalo mo akong gutumin. Tipa, 4.3 kilometers na lang. Tingnan natin kung saan ang labas nitong anong to. Itong papasok dito sa Cervantes, papunta ng Besang Pass. Hindi ko rin alam eh, kung dito sa Ilocosur eh. Kung saan ang papasok na yun eh. Ito, isang mahabang tuwid na to. Ito na siguro yung palabas. Yun, kapatagan na! Okay, ito, MacArthur Highway na to. Tingnan natin kung ba itong papasok na to. Yung MacArthur Highway, yan yung laging dinadaanan natin. Yan na yung pinaka main road. Oh, madami. Uy, XIDB pula! Wow! Oh, Shell. Anong kantuhan yun? Basta, ang palatandaan, Shell. Mahabang tawid to dito sa Ilocosur eh. Eto na tayo! Petron, Tagudin, Mina! Alright! Kakainin ba dito? Ito, 7-Eleven. Pwede na kami kumain dyan. Aywa, sa wakas. Last two checkpoint na lang tayo. Yan, nalista ko na. Petron, Tagudin, Mina. So, ang odometer natin ay 65,323.4. Day 3. And last two, La Union and Baguio. Tagudin, Mina. Full tank na si Bisdi. Di na makakapagpagas dito. Dahil may 7-Eleven naman dito, dito na rin kami kakain ng tanghalian. No choice. Kundi kumain na kagad at oh, alauna na rin. Kailangan natin mag-recharge ng sugar sa katawan. Mag, root beer. Binili ko lang naman ay burger, mga hibagas na, ang tawag dito, yogurt, mango, tsaka shark's fin with rice. Sigurado ngayon na nasa kapatagan na tayo. Sigurado na, ano na yan? Panay two-wheeler na mahabang ano na yan. Rektahan, mabilis na yan. Hanap na lang kami kung anong tourist destination sa La Union. Sa Baguio, mabilis lang naman. Kung anong tourist destination doon. Dami-dami doon. Kahit isa lang doon. Time check, 2:50. O magti 3 PM na. Pagtapos namin kumain, nagpahinga na ng konti, kwentuhan. And ngayon, dito sa pinanggalingan natin, medyo makulimlim. Ewan ko lang doon sa pupuntahan natin, La Union.
So, simbahan yung napili naming tourist destination. Siyempre, karamihan naman ng mga lugar, eh may mga simbahan na dinadayo ng taga-ibang lugar. Lalo na pagka-bisita iglesia, di ba? So, simbahan yung magiging tourist destination namin na pupuntahan sa La Union. Tapos noon, Baguio tayo. So, dapat, ang sabi ni Google Map, 4:39 or 4:45. Nandun na tayo. Eh, bakbak naman to. Gawa ng rektahan na to. Siyempre, ingat tayo, ha? Ingat, ingat. Huwag naman sanang mulan. Alas 2 na kasi. Buti, may isang oras tayong nakalagpas at di tayo pa inuulan. Abutan pa sana natin ng may liwanag. Pagpunta ng Baguio. Sana. Tips ko lang. Oy! Lintik na truck to. Talagang kinaya pang umovertake, ha? Tingnan nyo yung ano rito, tricycle. Hanip, akala mo, kotse yung sidecar eh. Oh, napakalupit. May kanya-kanya talagang style paggawa sa sidecar ng mga tricycle sa iba't ibang lugar. Sa Apari nga, iba din eh. Parang tuktok yung sa Apari eh. Pero single na motor na inilagay lang sa gitna. Checkpoint. O, dito na tayo sa tabi. Ayun pala eh. Wala naman, wala naman. Hindi naman tayo pinara, bro. Let's go! Ilocos Sur, after ng Ilocos Sur! Ano? Bag... Ay, Ilocos Sur ba? Oh, Ilocos Sur! Oo. Tama ba? Ilocos Norte na to, ano ba nauna? Ilocos Sur. Tingnan mo nga yan. Ano ko sulat? Let's go! Ilocos... Ilocos Sur nga iniwan natin, doon tayo galing. Oh, so ito, Ilocos Norte na to? Norte, oo. Ah, okay. Ilocos Norte na. Parang hindi nakarating dito eh, no? Hindi pa rin alam eh. Habang kulay! Woo! Woo! Grabe! Kamalik ulit tayo dito! Hindi kaya. Loko, Ilocos Sur muna bago Ilocos Norte. Pagpabalik, oh, La Union na kagad. Oh, hindi tama. Ilocos Sur sa taas. Pataas Ilocos Sur tapos Ilocos Norte. Oo. Norte nga, north. Okay, niloloko mo ako eh. Wala Union na agad. Welcome to La Union. Ang bilis ah. Agad ang bilis natin ah. Baka nang palapit sila sa tourist spot para sila tayo lumayo. Simbahan nga. Bagay ganun din, mabagyo, dadaanan din natin po. Kaya nga. Time check mga kabakbak, it's 4:43 PM at sakto yung ating tansyado na 4:45 nandito na tayo. So, ito yung, dito yung La Union na napili naming tourist spot, which is Basilica Minor of Our Lady of Charity. Dito to sa Aguo. Itong katapat na to. Sa kabila. Pero nagpicture na ako doon. Tapos dito naman sa likod ko, ay nandito yung museo. Museo Iloco, dito sa likod ko. Which is, pwede rin naman yan maging checkpoint natin sa Cordillera. Pagkatapos nito, eh, dadiretso na rin tayo pa Baguio, lalas checkpoint para tapos na yung Cordillera natin na level 1. And then, last picture natin, Ritz ulit, Ritz Legarda. So, yung odometer reading natin, 65,410. Yun. Kung di lang talaga tayo inulan, siguro tapos ng 2 days. Pero syempre, mas maganda na ligtas pa rin tayo na matapos to. Kahit ilang araw naman at kahit gaano katagal niyang matapusin. Okay na okay lang yun, walang problema doon. Time check, mag-alas 5. Okay, ano na tayo ng Baguio? Which is 47 kilometers. Or 1 hour and 16 minutes. Kung saan tayo nang galing, doon tayo ulit babalik. Doon yung may likuan papuntang Baguio. Okay na, Sadik? Okay na, bro. Pabalik tayo. Di ba meron tayo nakita doon likuan pa Baguio? Oo. O, doon tayo. Oh, all goods. Tawid. Go, go. Tayo. Nang, umaambon. Patay. Umaambon na. Pag lumakas, diretso. Eh, pag lumakas, tigil. Oo, oh, total. Ganun din. Gabi naman tayo darating na din dun. Wala na tayong makakita dun. Kaya nga eh. Oo, oh, tamang-tama. Alas 5 nga. Uulan na talaga. Buti nga, nakaabot pa tayo ng alas 5. Kahapon, alas 2 pa lang. Niyari na tayo eh. Di ba alala, hindi yan. Parang, imbis na 3 days, magiging 4 days pa ata ah. Ay, ito, maganda rin tong picture, ano? Ay, ito yung malaki agila. Oo. Oh. Ayan, tourist, ano din yan? Oh, pwede rin yan. Eagle of the North. Okay na, nakapag-picture na ako for backup reference or backup checkpoint na picture. Pwede na yun. Teka lang, yung aking passport na ilagay ko ba? Baka mamaya nahulog eh.
Ayun, nandito. Kinabahan ako, baka mamaya nawala mawawalan parang bula pinaghirapan natin. Tawagan ko lang asawa ko. Ah, lumalakas ang ambon. Hello. Pre, na tayo doon ng ano, masisilungan. Yung cellphone na ita, ibibigay ko kay Michelle. Ano, wala itong cellphone. Oh. Eh, yung mga backups, ay yung mga ano, ilang paglalalag out ko. Oh. Eh, hindi ko pa maano dito sa cellphone kung bago. Pagbalik mo na lang. Ah, sige. Saka yung Life 360, hindi ko maano dito sa cellphone na isa. Oh. Kaya hindi ko ano. Pero nakikita ko naman kahapon. Eh, ngayon, i-reset ko na kasi to at bibigay ko dito sa batang to at walang cellphone. Kanina yung tumayo, hindi alam ng kuya kung saan pupunta. Ano, diretso ba tayo? Asya, sige. So, sige. Naghahanap na kayo ng sisilungan nyo? Oo, ato. Pabagyo na kami, last na to. Ano? Saan ka de, diretso? Ay, kung kaya ko umuwi, di uwi na ako, diretso. Ngayon? Bukas, ha? Okay. Sige. Pag kung halimbawang hindi, hindi doon ka muna kay na mama. Paya. Ah, sige. Sige. Ito, oh. Baka sige, ano. Sige. Okay, love you. Ah, sige, ingat. Sige. Ah. Di natin alam kung hanggang saan tong ulan na to, kung dito lang or bahala na. Lumakas-lakas pa to, eh. Ako'y talagang sisilong na. Ah, dito, tuyo pa. Mapuno naman kasi dito. Pero maambon talaga. Lumakas na yung ulan. Kaya sumilong na kami kahit ito ganito lang ituro, pero okay na to. Titigil pa kaya yan? Ay, nakabrick eh. Hindi pa rin tumitigil yung ulan. 6:19. Magubad na rin ako sapatos at basa yung medyas. Wala na akong medyas. Hihiga na lang muna ako dito. Hanggang tumigil yung ulan. Okay, time check. 7 PM, habang nakahiga ako dito at natutulog, ginising ako nila sa Dick at sinabi niya sa akin na wala na nga daw ulan, tumigil na. Mabuti naman, makakadiretso na tayo ng Baguio. Ay, thank you sa maliit na kubo na to na nagsilbing silong namin. Buhay ang Cordillera Adventure ngayong araw, tatapusin natin para all good na tayong lahat at bukas na tayo uuwi. Woo! Buti ka mo, ngayong packet kami ng Baguio kahit gabi na ay wala namang gaanong truck na mga kasabay. Hindi katulad nung akit namin nung una, talaga sobrang daming truck tapos umuulan pa. Buti mas okay ngayon, pero napakadilim lang talaga ng daan, 14 kilometers na lang. Matatapos na natin ng Cordillera Level 1 na to. Grabe yung mga pagsubok na pinagdaanan natin dito ah. Oo, yung dami ha. Panay big bike oh. Grabe yun. Salubong. Alam ko na kung bakit hindi gaano maraming sasakyan ngayon bro. Bakit? Kasi uwian na. Sunday na eh. Kaya yung mga nakabig bike na nakasalubong natin, pauwi na rin yun. Nung Biyernes pa siguro nandito yun sa Baguio. Ito yung tunnel dito sa Baguio. Nung bata ako, kasama ko ng Daddy Tom ko nun dito dumadaan. Kaya natatandaan ko na itong lugar na to. Mahaba-haba din pala itong tunnel na to. Ayun na, malapit na. Itapos nito, ito yung mismong parang skyway dito. Katulad ng skyway yung tuloy eh. Ito. Ayan. Kahit naman gabi, nabidyuhan ko naman. At least kahit papano. Hindi natin matsyempuhan na dumaan tayo ng umaga rito eh. Lagi tayo inaabot ng gabi. Dahil siguro kung umaga tayo dumaan dito, ang ganda ng mga makikita natin dito sa paligid nito. Ah, panamig na naman ng palamig. Tumatagos na naman yung lamig. Ngayon na ako nakakita ng bus na isinakay sa truck. Minibus, medyo delikado, layo tayo. Pag tayong lumapit, distansya tayo. Okay, welcome back to Baguio City. Pero kakaiba naman yung kasalubong sa atin ni Baguio City ngayon dahil hindi siya ganun kahabog nung unang punta natin dito.
Ang diretso naman natin ay Borahan Park para makapag-checkpoint na tayo. Tapos last reach Legarda ulit, and then hanap na tayo ng tutuluyan natin. Aywa, Leo Hotel. Ayan, kung saan dyan tayo nag-check-in noong unang gabi namin dito. Pero tingnan natin kung dyan ulit kami tutulog or kung makahanap man kami ng transient dito, eh doon naman kami sa iba. Uy, ganda oh. May Ferris wheel dito. Ito, anong ano yan? Park yan. Wala pa naman tayo sa Borahan Park ah. Ang Borahan Park. Paikot yan. Yung may, ito ditong parang lawa. Pinakita na akong sign na welcome to Borahan Park. Borahan o Burnham? Ayun, Borahan Park. Time check mga kabakbak. It's already 8:30 na ng gabi. Kami makarating dito sa Burnham Park at 65,462.2. Ayan. ATD Baguio. Pang day 3. Ayan na. Sa wakas, natapos din natin. Nakala ko, bukas pa tayo makakaakit ng Baguio dahil sa ulan na yun eh. Lagi talaga tayong pinapakinggan sa tuwing makikiusap tayo kay Lord, sa tuwing kakausapin natin siya, no? Agad-agad siyang tumutugon eh. Pagka kinakausap, tumutugon agad siya eh. Borahan Park, Baguio. Ritz Hotel. Dito ang ating parada ng motor. Okay, dito na tayo, Ritz Legarda, para isama na natin ang last picture at to close this Cordillera Adventure Tour Level 1. Okay, smile! Let's go! Ready na tayo? Ready na ba tayo for level 2? Sa palagay ko, hindi pa eh. Pero paghahandaan natin yung level 2. Pero yung Cordillera lang natapos natin ngayon. Pero syempre, finish natin bahay. So, hindi pa tayo makakawin ngayon. Bukas pa tayo uwi. Nice muna magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta nitong aming Cordillera Adventure Tour. Syempre, Shipa Philippines, maraming salamat sa lahat ng support na binibigay nila sa atin at nagagawa natin yung mga ganitong adventure at biyahe. At syempre, pakita ko muna sa inyo yung dinanas ni Beastie ngayon sa ating Cordillera. May putik-putik pa, o. Tingnan nyo naman. Pero yung gulong natin, wala. Medyo numipis na yung harapan kong gulong, pero pwede pa. O, yung Shipa tires natin. Yung likod natin, makapal pa. Imagine, 15,000 kilometers na yan simula nung unang ginamit natin to Catanduanes. And ngayon, level 1 ng Cordillera, hindi pa rin, pumapalag pa rin. Kaya sa susunod na mga biyahe natin, yan pa rin ang gamit natin, siyempre, Shipa tires. Siyempre, nais ko muna i-congratulate ang aking kasama na sila sa dik. Natapos namin. Yeah! Shipa! 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 Oh, ganyan kami sumubok ng gulong. Kahit sa Cordillera, ilalaban natin yan. Kahit ipiyang Philippine loop pa natin yan, Shipa tires na yan, ilalaban natin yan. Para mapatunayan lang sa inyo kung gaano ka-quality, safety, durability, and performance at higit sa lahat, kayang-kaya ng budget nyo. Ano, basta gulong para sa motor nyo, Shipa tires lang. Nakakuha na rin kami ng tutuluyan. Dapat dito kami sa may Eurotel. Ang kaso, fully book. So ngayon, yung katabi, Holiday Inn. Okay naman. Which is, ang presyo nitong kwarto na kinuha namin is 1,700. Wala siyang kasamang breakfast, pero tingnan nyo naman yung kwarto. Napakalaki. Dalawang kama. At higit sa lahat, ang pinaka nakagustuhan ko rito, may chinelas na kasama. Oh, chinelas. Tapos, tingnan nyo yung ano. Yung aming room. Eh, yung aming bathroom. Ah, yayaman yun. Ang dati nga, no? Hanggang 12 noon pa naman kami. Kaya ngayon, deserve naman siguro namin magpahinga sa malambot na kama. At lintik talaga yung dinanas namin. Ay siya. Bukas kita-kitsul tayo. Para naman sa pag-uwi natin. Okay? Para makita pa natin yung dito sa may ano, tingnan natin yung daan dito sa may pa Cannon Road. Yung hindi tayo pinapasok ng police, pero ang alam ko, pwede yata doon yung pababa. Para makita naman natin yung Lion's Head. Nung nakapunta ako nung bata pa ako, hindi ako nakakapunta roon eh. Oh, goods.
Morning! Alas 8:30 ng maga. Nakain na kami sa baba. Walang free breakfast. Walang free breakfast. Pero, meron namang kape tsaka tinapon. Tara bro! Kaya, titignan ko kung may nakalimutan ako. Yun, intercom ko pala. Chacharge ko. Pwede mo tayo lumabas ng ganito, ano? Eh, ito yung chinelas na meron kami. Yung libre dito eh. Yung card namin, mawala ilaw. Ah, hindi. Baka pagkasarap pa ng pinto. Ah, yun. Meron akong lagayan ng card dito sa ano, Immortal. Oh, sige. Kami ay nasa second floor. Meron din mga hagdanan dito. Pwedeng gumamit ng hagdanan. Pero ito lang pala eh. Ito na lang? Oh. Second floor lang naman tayo. Uy, ayun oh, good morning. Tingin ang umaga oh. Ito lang kagad oh. Ayun lang pala. Mag-elevator pa. Exercise naman tayo. Kaya tayo lalabas nga eh. Maglalakad-lakad tayo eh. Uy, basang-basa na naman. Pero hindi siya tumatagos. All goods tong nabil ko. Dito ko na ito i-charge sa power bank ko ng Telesim. Yun, may ilaw. All goods na yan. 208. May nakaprepare na kagad. Ikaw na lang kukuha. Kape, kape, kape. All goods. Dahil maaga pa naman at alas 12 pa naman yung check-out namin, ahanap lang kami ng bibilahan ng medyas ko. Tapos sila sabi, ewan ko na kung anong bibili niya. Pero ako medyas sa pakay ko. Tapos, kung kaya naman namin nakarin, hanggang doon sa may SM, makakapag-SM kami. Ito kasi sa Burnham Park. Ito yung pinaka parang mismong sentro ng Baguio. Which is, sa palibot nito, nandiyan na lahat ng mga kailangan mo. Kainan, hotel, yan. And kung meron ka pang gustong puntahan, marami pa kayong pwedeng puntahan dito sa Baguio na mga tourist destination. Namiss ko to ah. So magsaw-saw na ang tinapay sa kape. Layong yung bata ko. Ito yung bago papasok ng eskwela. It's gala time! Ang nipis lang ng chinelas. Ramdam ko kagad yung simento eh. Pero okay lang. Kasi naman nakayapak tayo. Yun, natatandaan ko na itong lugar na to. Nung dati, hindi pa ako nagbablog ha. Kami ng asawa ko, tsaka ng nanay ko, at ng mama Neri ko. Nung nagbagyo kami, dito kami tumuloy. Paladin Hotel. Ako pa nagbook nun eh. Marami kami pinuntahan dito na lugar. Katulad ng Camp Janhe. Pa nga ba yun? Yung grotto. Basta madami. Wala, naalala ko lang. Bigla ko namiss eh. Sarap maglakad. Ang lamig. Rizal Park dito sa Baguio City. Dito tayo ngayon sa kung saan kami nag-picture ng checkpoint namin ng Cordillera. Oo, iba. Ito yung lugar kung saan mag... Uy, ano yun? Lagi ako nadadali ng ganun. Yung maliit na step ah. Dito yung ano, pwede ka magbangka. Nakapagbangkaan na kami lahat ni Angie dito eh. Bro! Halika. Dapat ganito ang ginagawa mong negosyo sa inyo, sa baha. Ah. Meron ganyang mga bangka-bangka. Oo nga no. Oo. Di ba? Oo, pwede yan. Oo. Ay, kita ka doon. Magandang negosyo yan, bro. So, ang gagawin ko, uwi ko to doon. Hindi, magpapagawa ka na doon. Siyempre. Pwede, pwede, pwede. Oo. Doon yung ano, yung pwede ka naman magbike. Yun. Ito na yung biking area mismo dito. Isang pahaba lang yan, magpapabalik-balik ka lang. Kumbaga, relax ka lang dito pag nagbabike ka. Ano yan, boss? Ayan, taho, sir. Meron tayong strawberry, ube, melon, pandan. Mas madami na ngayon flavor, ah. Oo, may 6 flavors po tayo ngayon. Basta pwede Gcash, pwede. Ah, pwede. Yun. Lasa tayong cash, eh. Gcash, Gcash lang. Uy. Sige sa akin, patry ng ano, ube. Tikma ko na dati yung strawberry. Good. Alas karami naman yata rito ng ibang tindahan ay tumatanggap na ng Gcash. Saka yung mga nandito, mga nagpaparenta ng mga bisikleta. Meron din pang batang ano, bisikleta oh. Oh, sige, yapit! Kaya mo yan! Kine-check ko lang yung mga gulong ng ano, ng mga ginagamit na bisikleta rito. Yung ganitong gulong meron ng shipa, yung pambaril. Upod na to, pwedat, palta na to. Ato, makapalit pa. Ito lalo to, manipis na oh. At palta na yan. Palta na ng shipa yan oh. Para mas matagal maupod. Ang daming papalta na gulong yan. Paglatsa, naupod agad, oh.
Dito yung ano, yung may bump car. Kaso sarado pa, maaga pa eh. Dito rin yung skating rink. Ayan. Which is, dito ako natutong mag-rollerblades. Pero dito, tatambay-tambay ka lang. Lahat ng nag-alok sa akin ng bike eh. Sabi ko, kung pwedeng ilabas eh, gagawin namin service dito eh. Natawa na lang si kuya eh. Dito sa lugar na to, merong archery. Or yung pagpana. Tapos, ayun yung ano, range. Nandun yung ano, nakita ko si ate, ayun. Baka panahin pa yung puso nila sa dick nito eh. Bro, punta ka na doon para panahin ka na ni ate. Ganyan ako na nga siya. Ate! Ayun lang. Pre, pre, humanda ka, papanahin ka na ni ate. Ayun na. Ano ka rin? Ano? Gamutin mo ako. Sige, ako nang bahala sa'yo. So, ito yung hinahanap namin nung gabi, mag-checkpoint kami. Yung arko ng Burnham Park. Pero at least doon naman, meron naman nakalagay na pangalan eh. Pasok na naman siguro sa mismong Cordillera Adventure Tour na na coordinator yun eh. Pag chinek na yung aming mga checkpoints. Pagtatawid kayo ng Baguio, dahil lagi kayo nasa ano ha, pedestrian ha. Huwag kayong basta tatawid kung saan saan. Nakakamiss din pala maglakad ng ganito. Itong daan na to, ito na yung tinatawag na Session Road dito sa Baguio. Minakita naman ako kanina sa mga okay-okay na medyas. Kung tingnan ko naman, kaso ang ninipis. Baka pagka nabasa, eh, manakit lang ulit yung paa ko. Ay, dun na ako sa sigurado bibili. Ito na, SM City, Baguio. Ito na kami. Kaso nga lang, alas 10 pang bukas. SM Baguio. Lakad mode, may pang mayamang chinelas. Pekta kagad tayo kung saan tayo bibigyan ng medyas at limited lang yung oras. Gawa ng babalik pa kami ng hotel, malayo-layo ka rin pa. Ito yung pinakamakapal, Burlington. Isa din ako sa mura, manipis. Okay na yan. Parang di sumakit pa ako. Ah, okay na. Ganun bumili ang lalaki, direct. Kung saan kagad, kung alin agad ang bibilihin. Pagbabae kasi marami pang pasikot-sikot eh. Kaya nagtatagal eh. Ang tanong, saan ang ano, cashier? Magpaparamdam na, oh. Ano? Magpaparamdam na, lalo na yung ano, Action 3, oh. Maganda pala ngayon yung ano, ha? Action 4. May bago siyang update ng firmware, which is meron na siyang pre-recording. Yung hinahanap ko, yung katulad sa GoPro na Hindsight. Yung meron siyang advanced na 15 seconds or 30 seconds na kahit di mo pa nare-record, naglulup lang yung recording. So, halimbawa, meron kang hindi agad nakuhanan, pagpindot mo ng shutter button, meron agad advanced na 15 seconds recording or 30 seconds kung anong iset mo. And sa ganun, anytime na meron mga biglang pangyayari na hindi agad naka-on yung camera mo, makukunan pa rin. So, DJI Mini 3 Pro. Ang alam ko, meron kasing ilalabas na DJI Mini 4 Pro, which is 360 mo obstacle avoidance. So, yun yung iniintay ko na lang. If ever man na makaipon ako ng pera pambili. All good. Nakabili na tayo ng medyas. Diretso uwi na agad. Diretso agad uwi ng hotel. So itong kabaan ng Session Road, pagkano pala sinasarado ito ng hapon. Si Spider-Man, dito muna sa tabi oh. Asan ang sapot mo? Diyan alabas. Alam yung sapot mo. Thanks, bro. Yeah. Spider-Man na parang Black Panther ata yun eh. Ayun ako ba? Mali-mali ka rin. Sorry. Spider-Man daw eh. Mike pa pala no. Black Panther, nakita ko yung ano rito eh. Yung tenga eh. Okay guys, sorry na guys. Lasa dik talaga. Yan yung ano, kahaba ng Session Road na sinasarado pagkahapon. Sarado yan. Para dun sa mga ganun. Nagpe-perform. Oh, Holiday Park. Welcome back. Hello sir, good morning. Morning po. Grabe ah. Daming pinagdaanan nitong chinelas na to ah. Nakaabot hanggang SM Baguio ah. Ayun. Wow. Ah, solid yung ano dun ah. Yung lakad ah. Ramdam ko yung bawat ano ng kalsada dahil sa aking pangmayaman na chinelas ah. Hindi mo kasi ito mabibili kahit saan. Sa mga hotel-hotel mo lang yan. Tatawa nga kami. Lahat ng nakakakita sa amin nakatingin sa chinelas namin. At least wala naman kaming katulad. Kami lang yung gumagamit ng ganito sa labas. Para kami yung lokal. Asya mga guys, ayos muna kami. Tapos, kakain at lalarga na rin tayo. Kung ano pa yung mga pupuntahan namin ngayon dito sa Baguio.
side trip lang muna bago tayo lumarga at kung ano pang gagawin namin ngayon sa vlog na to. All goods, ready to go, we're prepared. At baka pag napasobra kami ng checkout, eh magbayad pa kami ng another. Dami kong dala. O, tig-isa. Yan ang dala natin, pana-immortal. O, tara na! Mukhang kaalis lang na nandito ah. Ang ganda rito ah. Sayang to. Tignan na natin to. Chinelas. Uy, meron pang pagkain. Wow, ganda ng view dito ah. Dito pala yung mismong harap eh. May pagkain pa ba? Antik, hindi inubos. Eh, di pa to. Eh, di pa to. Room 201. Thank you po sa pagkain. Tara. Wala na eh. Iniwan na to eh. Alinis naman to. Wag na tayo mag-ano, mag-elevator. All goods. Ready na si Beastie. May karga na lahat ng kailangan kargayin at may ilan lang naman tayong dadaanan dito sa Baguio bago tayo dumaretso pa baba. Good morning. Good morning. Paano? Kakain muna tayo. Oo. Anong oras na ba? Oras na para magmotor. Oras na. Oras na para magmotor. Suzuki. Ay siya, eh, kakain muna kami dito, malapit lang, pinakita na kami kanina nung pa balik kami. There, thank you. Sige. U-turn! Kaya, thank you kaya. Ayun, may U-turn slot dito. Dito sa kaliwa yung kainan ah. Oo nga, eh, U-turn slot tayo. Walang anumang sumalubong tayo dyan. Ako bahala. Oh, relax ka lang. Magang-maga. Ako bahala kay Mayor. Huwag kong problemahin. O, dito. O, tapos, saka tayo kakaliwa. Which is ang pangalan ng kakainan natin. Sizzling plate. Bro, panay plato lang ang kakainin mo rito. Ah. First stop, first to go. Okay, first stop, first to go. Walang kasing traffic light, di nagana. Masarap kaya dito? Okay lang naman, medyo may kamahalan. Basta masarap. 1, 2, 3. Ah, 1, 2. Bro, tulong na. 1, 2, 3. Yon. Nandoon ang motor namin. At dito kami pumesto para kita namin. Order, order. Medyo may kamahalan. Pero hula ko naman eh, ito ay masarap. Huwag mo sabihin titingin ka sa presyo muna. Siyempre. Sa akin kasi, tinitingnan ko kagad kung ano yung gusto kong kainin. Tapos, tsaka ako titingnan yung presyo kung kaya naman. Basta satisfy naman sa lasa yung presyo na nandito. May libre muna silang soup habang naghihintay ka ng order. Good, sarap pa. All goods. Bilis ah. Oh. Nani? Kandaan lang kasi. Doon mo binuhos yata sa mismong sisling eh. Sisling talaga para umiikot. Eh? Ganito pala ang itsura ng sisling na steak. Pero ang linis ng sisling nila bago ko buhusan kanina. Paingat. Sulit sa presyo to ah. Nakakakalahati na ako ng steak. Pinagtataka ko, hindi ko alam kung nagkapalit kami ni Lasa Dick. Kasi yung kanya, T-bone steak. Ang akin ay yung porterhouse. So bakit ito may T-bone? Yung kanya wala. T-bone din. May bone lang pero hindi letter T. Hindi kaya nagkapalit tayo. Para mas madami yung karne ng iwa. Hindi yata si Kuya. Ang kakanakot doon ah. Magkano difference? 30? Okay lang. Excuse me. Ano boss? Busog na ako. Hindi talaga makanali. Parang ito yun. Ito yung T-bone steak eh. Makanali o mapakali? Makanali. Pares lang yun. Makanali, mapakali. Oh, letter T. Hindi mo pa rin yan. Tatanungin ko pala galit si Kuya. Hindi ako na. Dami mong karne ng iyo eh. Nakasan lang daw kasi. Oh, tapos medium rare. Yung order ko, medium rare. Yung sa akin. Sir, tanong ko lang. Yeah. Yung pagkakasub kanina ka sa akin, ano nga ba yun? Porterhouse, tapos T-bone steak. Kung tama yung pagkaka-ano namin. Anong order yung porterhouse? Oo, porterhouse. Tama? Oo. Ang porter namin yung bone niya ganyan. Ah. Ang T-bone naman namin yung dito. Ah.
Tapos may laman, may taba-taba. Oh. May laman, may taba-taba. Yan yung letter. Oh. Ah, kala ko kasi pag sinabi ng T-bone, may letter T. Ah, yung buto niya. Oo. Bitangero ka kasi eh. Tama pala, tama. Kala ko mali. Thank you, sir. Yung pala yun. Kala ko pag sinabi ng T-bone steak, may letter T na bone. Kaya nagpakaliwanag yan pa. Wala na. Wala na, nakain ko na eh. Bitangero talaga ito, bitangero. Busog! Bigat na naman. Bigat na naman ang tiyan. Pero akala ko talaga T-bone steak yung akin eh. Hindi ko rin nakaka-move on. Hindi, okay na. Sinigurado ko lang dun sa chef na talagang porterhouse yung napunta sa akin. Kasi mas mahal yung porterhouse eh. Uy, 10 pesos lang yan. Ganun pala yung porterhouse. Medyo meron pala siyang yung mga ano, taba na medyo maganit-ganit. Dapat pala T-bone steak na lang din akin. Pero all goods naman. Sulit yung pera. Sa lasa ng pagkain na kinain namin dito sa sizzling plate. Bago tayo dumaretso ng biyahe, eh kailangan muna nating daanan yung isa sa laging pinupuntahan dito na simbahan. Siyempre, kailangan nating magpasalamat muna at humingi ulit ng panibagong guide bago kami umuwi. Ang kagandahan dito sa Baguio, alam niyo kung bakit? Halos lahat ng mga driver ng mga sasakyan dito, alam nila na kapag ka mayroong pedestrian, hihinto ka lalo na't may tumatawid. Eh sa atin, alam nyo naman, sa lugar natin, minsan yung iba, nakikita na may pedestrian, hindi pa nagme-menor eh. Talagang dire-diretso pa rin eh. Kaya pag sila yung nakabangga, tipong akala mo ang may kasalanan yung tumatawid pa sa pedestrian eh. Which is mali. Nasa batas din naman na kapag kaganyan na mayroong pedestrian, magbigay ka ng daan sa mga tumatawid. Ito yung kagandahan dito. Disiplinado lahat ng mga pupunta rito. Kaya kahit ikaw na taga Manila or taga ibang lugar na hindi ganun yung ginagawa mo, kailangan pagdating dito, disiplinado ka rin. At syempre, mga baso-basura, kailangan mo din itapon sa tamang basurahan. Uy, napakaitim ng usok! Oh, malapit na dito, kakanan pre! Saglit lang naman tayo, darasal lang tayo. Yan! Ito na bro, ang Our Lady of Atonement Cathedral, Diocese of Baguio. Oh, kahit dito na lang, tumabi lang tayo saglit. Kahit dito na lang. Dasal lang tayo. Lord, thank you po sa gabay na binigay niyo sa amin itong nakaraang ginawa namin na Cordillera Level 1. And ngayon na pauwi na po kami sa aming mga pamilya at kung ano pa namang biyaheng gagawin namin ngayong araw at sa susunod ay gabayan mo kami. Maraming salamat sa lahat ng mga blessings na binigay niyo sa amin. And sa lahat ng makakasabay namin ngayon sa daan ay gabayan mo rin sila. Amen. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Paano, Lord? Yes! So, tara na! Tara. Anong oras na ba? Oras na para magmotor! Yes! Oh, di yata rito ang exit. Dito ba? Mali yata tayo, bro. Doon ang exit. Exit. Punta muna tayo ng... yung mansion, the mansion. Tapos, dayuhin natin yung mismong Lion's Head. Kasi, hindi naman tayo makakadiretso doon palabas ng Baguio. So, babalik tayo, which is sa MacArthur Highway. Dinandaan natin. Ayun, at least, ngayon, makikita natin ng maliwanag yung dinaanan namin kagabi. Di ba? Mapapakita ko naman sa inyo kung gaano kaganda ngayon dinaanan namin. Napapansin ko dito, bro, yung mga tao, walang gaanong yung makikita kang obese or yung matataba. Pero, pasintabi sa mga ano, ha? Matataba. Kasi karamihan ng mga nandito, parang mas ginugusto nilang maglakad na lang lagi. Oo, kasi enjoy ko dito eh. Ganda na sana namin. Tsaka bukod doon, yung ano yung klima kasi. Oo. Eh wala pagka sa Maynila or sa lugar natin tayo maglalakad, sobrang init eh. Oo. Tapos yung alikabok pa. Oo, tama. Dito talaga may enjoy mo yung paglalakad sa mga pupuntahan mo. Kaya pala maraming mapuputi dito, pumuputi no. Oh, gusto mo mag-stay ka muna rito para... pagbaba mo ng mga isang buwan, magmumukha ka ng Amerikano pagbaba mo dito. Magkakadyama ako dito. Gusto mo, iwanan na muna kita rito. Pwede din, bigyan mo ako lang panggasot dito. Ayun, magganyan ka lang. Oh. Uy, ito, Baguio Botanical Garden. Halos magkakadikit lang yung mga tourist destination dito eh. Kaya mas maganda na meron ka talaga dalang sasakyan. Oo. Pero nung kami ng mga nanay ko, ng mami ko at saka ng asawa ko, nung nag-Baguio kami, kumausap kami ng isang sasakyan ng taxi. Kung saan kami ipupunta ng mga tourist destination. So, bayad na yung maghapon. Pwede. Hindi na kami yung tipong sasakay ulit. So, ihintay-hintay na lang kami. Arkila, sulit na yun. Oo. Ito. Kaya maanong.
Camp Janhay, Mines View Park. At least din ang maghahanap si Manong ng pasahero. Oo, kumbaga ano na agad siya, kota na agad siya. Oo. At dito tayo sa The Mansion. Papakita ko lang sa'yo bro yung ano, yung mansion na binili ng aking mga kamag-anakan. Ito na, yung The Mansion. O, bawal nga lang mag-park dyan. Ayan o, The Mansion. Binili ng mga kamag-anakan ko yan. Hindi, joke lang yung binili ng kamag-anakan ko. Di man kami ganun kayaman. Pambili nga ng sapato sa nasira kong to. Hindi pa yata to mapapaltan eh, pag uwi ko eh. Kailangan ko munang mangutang na naman yata sa Shopee. Lion said tayo, dayuhin natin. At yun din yung isang lugar na simula nung bata ako, hindi ko pa napupuntahan. Na kahit picture, wala ako nun eh. Itogon. O, dito yung meron, ano, Mines View Park din. Eh, kaso, ang magiging problema namin nila sa dik, pag pumunta kami dyan, eh ilalakad tayo ng Mines View Park. Ang problema lang kasi, pagka iniwan namin yung motor namin na may gamit, eh mamamroblema kami, baka mawala. Kailangan naman dalhin namin hanggang doon sa may Mines View Park. Eh di hassle naman kung daladala namin. Pero nakapunta na ako dyan ng bata ako. Yan ang madalas puntahan dito sa Baguio. Mines View Park. O halimbawang mga baguhan din kayo dito sa Baguio at mapunta kayo. Sigurado, magkakandaligaw-ligaw kayo kung hindi nyo kabisado yung mga pupuntahan nyo. Dapat talaga meron kayong Google Map. Although may mga signage naman kung saan yung mga lugar na pupuntahan, kung saan liliko. Pero mas okay pa rin talaga may Google Map. Magkakandaligaw-ligaw ka, iikot ka ng iikot eh. Kanina, ang lapit lang ng pinuntahan natin, pero nalilito tayo. Kaya nga, pinaikot-ikot ka tayo kasi mali-mali yung pasok. Ang isang napansin ko dito, mga kabakbak, yung tuktok, wala akong nakikita rito or kahit tricycle. Pero single na motor, madami. Bawal ba dito yon sa Baguio? Yung mag three wheels? Kasi plano pa naman namin ng asawa ko na magpunta ng Baguio ng December gamit yung tuktok. Yung ipapahiram sa amin, halimbawa ng Bajaj Philippines na Maxima Z. Eh kung bawal, eh di sa iba na lang kami pupunta, hindi na rito sa Baguio. Pero sa Sagada, pwede, di ba? Doon, pwede. Aakit tayo ng Sagada. Ngayon, mas nakikita natin yung mga nasa paligid ng dinadaanan natin. Mga bahay-bahay, mga building, dito sa mismong Baguio. Itong tinatahak na natin, na ito yung Cannon Road, kung tawagin. Kitang-kita yung mga kabahayan. Yan yung mga nakikita natin nung gabi, napapunta tayo, yung mga maraming ilaw na akala mo, mga between sa langit na bumaba eh. Ah, walang nga pala ang daan. Bago makarating ng Lion's Head, eh parang ano rin pala, sawa o Varicose Bay na naman. Ito may nakalagay, Cannon Road Closed, Alternate Route, Marcos Highway talaga. May iba bandaan papunta dun sa Lion's Head? Tanong-tanong tayo sa mga driver. Ang sabi nga kasi sa atin nung ano, babalik after nung makapunta ron. O tanong ka muna. Hanggang doon naman tayo, Lion's Head, tara! Dito may makikita ka natin maganda dito, ilog kanan. Babalik at babalik rin naman tayo. Wow, wow. Cannon Road. So ngayon na napapanood nyo to, eh sarado tong Cannon Road. So tatry lang namin pumunta hanggang doon lang sa mismong Lion's Head para makita ko at makapag-picture man lang ako doon. Kasi yun yung isa sa trademark ng Baguio eh, Lion's Head eh. Comelec Checkpoint. May Comelec Checkpoint dito. Tingnan natin. Sir, pwede nga hanggang doon lang sa Lion's Head, babalik din. Kami lang pong dalawa. Kami pong dalawa, magkasama po. Lisensya po, driver. Okay, sige. Ito, sir. Thank you, sir. O, pwede naman pala eh. Para siguradong babalik tayo, iniwan natin driver's license doon. Ayan, wala naman tayong dadaanan doon eh. Yun, no? Woohoo! Maraming salamat sa mga officer na nagbabantay rito. Inayagan tayo. Ayun, nakita ko na kagad sa baba. Nasa baba yung Lion's Head! What a beautiful. Ayun yung Lion's Head doon sa baba doon, nakita ko. Woo! Mararating ko rin tong Lion's Head na to. Tagal kong pinagplanuhan to. Ngayon lang. Kahit nasarado yung doon sa may baba, pero gagawin at gagawin natin ng paraan, di ba? Pagka gusto, may paraan. Pagka ayaw, maraming dahilan. Uy, meron pa sa taas mukhang hinarangan doon. Doon kalimitan nagkakaroon ng landslide, oh. Di na lang pababa. Tapos pabalik, panay akyat. Tingnan natin kung manlalamia ang takbo ni Bisti. Boom! Kanya mo, Baguio, Cannon Road! Uy! Palimlim na naman dun, ha? Pero hindi naman tayo ulanin yan. Hula ko. Hula ko lang, ha? Ito yung kalimitan talaga daan ng mga pumupunta ng Baguio. Pero dahil sarado, MacArthur Highway talaga kayo. Di ko lang alam kung bakit sarado, kung may landslide pa na madadaanan or dahil pinatupad na ng gobyerno dito na lalo na yung mga nakatira dito sa May Cannon Road na mga residente lang yung makakadaan. Sarap talaga pagka umaga ka bumabiyahe.
pagpapunta rito ha. Kasi kitang-kita mo yung mga view eh. Eh pagkagabi wala ka talaga makikita eh. Panay paakit talaga to. Pabalik natin. Ang mga gawain ng driver dito, lalo't mga bus, mga malalaking truck, pagka papunta rito, dito dumadaan, eh nagbubusina bago umakyat kasi nga medyo maliit yung kalsada. Pero ngayon, ni road widening na eh. Sa MacArthur Highway kasi, ang laki ng kalsada ron eh. Ayun ang Lion's Head! Alright, dito na tayo. Lion's Head. Mga souvenir, pwede kayong bumili rito. Pero dahil first time natin makarating dito sa mismong Lion's Head. And bigyan ko kayo ng fact. First envision in 1900s. 1900s pa pala to. Grabing tagal. Hindi pa ako bata nun. Hindi pa ako naipapanganak nun. Sabi ko nga sa inyo kanina, is trademark to ng Baguio pagka dito ka dumaan sa mismong Cannon Road. 40 foot. Gano ko taas yung 40 foot? Tingnan nyo na lang. Oh. Sukatin nyo sa akin na ako ay 5'4". Ito ay 40 foot. Taas no. Ang may gawa ay isang Cordilleran. Artist na pangalan ay Reynaldo Lopez Nanyak, who completed the monumental work in 1972. Reservation and restoration is part of a long-standing partnership between the City of Baguio and Baguio City Host Lions Club and Davies Paints Philippines. Ah, kaya pala may ganito. Maraming salamat, Davies. Napapanatili nila tong mismong Lion's Head, lalo na nakikita nyo para laging pintura every time na dadaan kayo dito. Siguro taon-taon, ililinis at pinipinturahan ng maayos ng bago. You know? Diba? Parang siya eh. Parang Lion King eh. You know? At babalik na rin naman tayo dun sa mismong checkpoint kanina para kunin yung lisensya. Tapos, diretso tayo mismo sa MacArthur Highway. Kasi kung di tayo babalik, yung lisensya natin nandun. Time check, 1:38 PM. At ito, nagbabadya na kaagad umulan. Kailangan natin makabalik agad. Okay, hanggang sa muling pagkikita. Balik na lang natin pag pwede nang dumaan dyan sa mismong baba ng Cannon Road. Mayroon dumadaang iba rito. Tinanong namin, sabi ko, paano kayo nakadaan at nakausot doon? Yung pala, nagtatrabaho pala sila dito sa Baguio. So, syempre, may papakita silang katibayan na dito sila nagtatrabaho. Pag turista, MacArthur Highway talaga ang daan. Wala ang iba, hindi kayo pwede dumaan dito sa Cannon Road. Yung ngayon ha, ewan ko lang kung hanggang kailan yun ha. Bilis, Bisti! Oh, ganado si Bisti ha. Mukhang walang lamya-lamya ha. Ibig sabihin, magkaiba lang talaga yung tarik nitong Baguio sa tarik ng tinok. Yung tinok talaga, gapang eh. Mukhang bakas na rito sa mismong packet namin. Eh, umulan na rito. Or umuulan pa. Eh no, basa na yung kalsada. Sabay dito, tuyo ulit ha. Ibig sabihin, yung parting lang yun. May umulan na kagad doon. Iba ang ulap doon. Ano, Bisti? Ah, hindi. 40 ang takbo. O, dito. Basa ulit. Ang kulit ng ulan. Ano, parang linya ng white lane. Yung putol-putol. Basa, hindi. Basa, hindi. O, ito na yung pulis. Dito na tayo sa may pulis. Sa mismong checkpoint. Ganun tanghali po. Sir, ito po. Lisensya po, sir. O, habang iniintay ko yung aking lisensya. At mukhang yung kanina nagbabantay eh. Mukhang nadala ata. Pero nakita ko tong statue na to, Cornel Lyman W. Cannon, Infantry US Army, Builder of Cannon Road. Oh, so sa kanya pala ipinangalan yung Cannon Road, Cornel Lyman W. Cannon. At least may nalaman tayo at may nalaman din kayo sa akin ngayon ha. Tumigil na muna kami dito sa police station at gawa ng lumakas yung ulan, naibalik na sa akin yung lisensya. Thank you kila sir kasi kanina merong number na 150 at 105. So yung nag-claim ng 150, ang naibigay yata is yung 105. Eh yun yung lisensya ko. Buti na lang kamo, bumalik agad si sir ngayon ding araw na to. Siguro napansin niya, iba yung pangalan ng lisensya. Nakalayo na rin naman yun, no? Pero tinatawagan naman nila sir kanina. Kasi diba sa lisensya, meron tayong number doon. Okay na, all goods. Eh, pinag-stay muna kami nila sir para magkape. Tamang-tamang, sabi ko na nga, baka alas dos, madali na naman tayo ng ulan. Sakto-sakto, alas dos, oh. Umuulan na naman. Alam na namin, alas dos hanggang alas 4. Pag inabot ka na ng alas 5 sa daan, maghanap ka na ng magana mo, pagsusilungan. Apo. Pasok, pasok. Alas 3 na, boy. Tumigil na yung ulan. Sir! Okay na po kami. Tumila na ulan eh. Thank you po, sir. Ha. Thank you sa pakape. Sir! Ah, para po sa inyo. Yung mga sticker. Sir. Bigyan niyo lang po sa kasama niyo, sir. Thank you, sir. Ang beer po. Ingat sa lahat.
Salamat din po. Okay naman din yung ganun minsan may nangyayaring hindi naman natin inaasahan. Pero yung mga tumutulong sa atin ay nagiging kaibigan natin. Lalo pa niya, sila sir. Napakababait. Pinagpakapay pa kami. Buti tumila naman din agad yung ulan kahit maaga pang umulan. Alas dos, alas tres, tumigil na agad. Tara! Buti na lang agad at naibalik agad yung lisensya ko. Thank you Lord at naayos at nagawa agad yung problema na kinaharap namin kanina. Eh ginagawa din naman ng paraan nila sir na maibalik yung lisensya ko. Hindi na ako nagkapote, ang pinagkapote ko yung bag ko at hindi pwedeng mabasa yung mga laman. Sa andahan natin ay MacArthur Highway kung saan tayo dumaan kagabi. At least makikita natin ng maliwanag yung mga paligid dun. Walang dyan, tinuro pala sa aming daan ito ni Google Map. Eh talagang antatarek ng lusong. Kailangan magdahan-dahan. Pero kung halimbawa ang gunong na gamit ko, yung mga nasubukan ko na dati na hindi gaanong makapit, dito pa lang sa baba na to, mag-i-slide ka na eh. Lalo at ganyan sobrang basa. Eh, nakasipa tayo eh. Tiwala tayo dyan. Wala tayong pangamba. Oo, mayun na. Buhay na naman ang mga fog. Ba, hoy, bakit nandiyan kayo? Ha? Abad, may dala pang ano, may dalang tennis ball yung isa. Mukhang doon ipinetch nung may-ari ng kambing yung ano, yung bola, kaya naandun nyo mga ngayon. Ah, grabe ang tarik. Ang tarik niya, boy. Oo, oh, tarik. Grabe. Diba umovertake, habang umakakyan. Nakabisti ah. Boy, teka lang, okay. Oh, grabe. Tingnan nyo naman yung hamog na naman oh. Ito talaga yung isa sa pinakamagandang may experience mo pag nandito ka sa Baguio or kahit saan mang mountain province dito sa Cordillera. Yung maranasan mong pumasok sa loob ng fog na napakakapal na to na sinasabi natin zero visibility. Lamig! Tsaka na pagbaba natin mamaya, siguradong mainit na naman ang ating mararamdaman. Kaya dapat siguraduhin na kaya ng katawan ninyo yung bigla-bigla ang pabago-bago ng panahon. Kaya magbaon kayo ng vitamins. Kailangan malakas ang resistensya nyo. Lalo na't mahina kung mahina kayo sa lamig. Diba? Kasi dyan talaga manghihina ka eh. Boom! Ito, pinakamatinding pag! Dito sa Bago, parang ito yung sumalubong sa amin nung unang punta ah. Wala tayong makikita. Usapin ilaw natin. Boom! Oh, may salubong pala. Hindi ko kita. Kaya kailangan palagiing bukas ang inyong headlight at saka taillight para visible kayo pagka ganitong zero visibility talaga yung fog. Saka dahan-dahan lang, huwag kayong magmamadbilis ha. Nasa tinok ulit yata kami. Grabe! Boom! Oh, may truck, may truck. Tabi tayo dyan. Oh. Lalat pa, akyat pa. Wala talaga makita, pero nakikita ko lang mga ilaw. Oh, piya. Yan, ang hirap makakita pagka ganito. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Paano na tayo, kakaliwa? Ito na yung palabas tayo ng MacArthur Highway. Tama ba ako? Oh, ito, katapat pala yung Petron. Oh, ito nga yung sumalubong sa amin nung unang punta namin dito. Ngayon natin makikita ang kagandahan dito sa dinaanan namin kagabi. Ang di ko lang alam. Uy, kumikidlat-kidlat pa. Nakita niyo yun? Ang di ko lang alam kung makikita ba natin kasi sobrang hamog. Oh. Woo! Kia Motors. Yan na pala yung bagong ano ng Kia. Logo. Akala ko KN yan. Walang makita sa baba! Sobrang kapal ng hamog! Boo! Akala ko makikita na natin yung paligid eh. Iwalan dyan naman lang ang fog. Napakakapal. Sana humawi habang dinadaan na natin. Basang kalsada. Ay! Overtake yung bus! Gagi yung bus. Palabasa, single na motor lang kasalubong. Inihilit ang malangga. Pero delikado yun, ha? Dahan-dahan. Pasalubong. Hindi na ako nakabili ng pasalubong. Alam ko naman na mas magiging masaya ang asawa ko pagka umuwi ako ng maayos. Nang wala man na akong sugat, wala akong galos, or walang masamang nangyari sa akin. Yun ang pinaka-the best na alam kong
gusto niya sa akin na pasalubong. Wala na sanang ulan pagbaba natin. Yan, humahawi na yung kaulapan. Oh, lamig. Naninigas na naman ang kamay ko. Di naman gaanong basa, pero sobrang lamig lang talaga. Matagos eh. Yan, ang kapal. Papasok na naman tayo sa portal. Oh, lumakita. Nanabi-nabi lang ako at yung mga overtake ay umovertake lang. Alam niya, wala talaga makita. Bro! Oh. Wala akong makita, gabi na ba? Hello! Alam niya ako! Hindi ako makamagpatakbo ng maayos eh, at dilim! Grabe, zero visibility. Nung oras pa lang, 3:30! Alam niya mo, sabi ko ba naman, makikita na nila yung kagandahan dito ng dinaanan natin kagabi. Eh walang Joe, bigla tayong sinalubong ng makapal na pag na to. Kaya nga eh. Ayan, umahawi ng konti, umaangat. Oh, ayan, umaangat na, pinagbigyan na tayo. Yun! Oh, ito yung tulay na sinasabi kong parang skyway. Hindi nadaanan namin, oh. Oh, pinakita niya, oh. Ayan! Thank you, Lord! Napakabait mo talaga! Isang sabi ko lang, oh, pinagbigyan agad tayo, oh. Ayun! Grabe! Pero naniligas na ako, ha? Tapos madadaanan din natin yung kagabi na tunnel, which is kasunod lang din itong mismong tulay na to. Grabe! Ganto pala. Ganda, no? Ganto pala siya. Ganto pala pagka maliwanag, eh. Dalawang gabi na kami tumadaan dito, eh. Buti nagpakita sa atin ngayon to. Kaya nga, eh. Vertical clearance, 4.2 meters. Wala naman sigurong ganyang kataas na sasakyan. Tunnel? Oo, nadadaan dyan sa tunnel. Ito na ang tunnel. Pasok naman tayo sa tunnel. Boom! Bomba! Bomba! Boom! 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 Hey! O, tatabi lang po kami. Wait lang. Okay, sige natin sila. Hey! Woohoo! Oo, ganun lang pala siya kaikli. Samantala nadaanan ko kagabi, parang ang haba-haba kasi ang dilim-dilim. All goods. Wala pa rin talaga makakita sa panab eh. O, pagkatapos noon mismo ay panaitindahan na gulay, pasalubong. Siguradong mura lang ang gulay dito. Ang mahal dito, karne. Yun ang pagkakalam ko ha. Kasi tingnan mo naman. Pag inakit mo yung karne dito, magmamahal na talaga. Ang karne ng mga hanap buhay naman ng mga tao dito is nagtatanim ng gulay. Kaya medyo mahal din yung gas dito kasi ang layo. Kaya nga eh, paakyat eh. Kita mo naman yung may nakasabay tayo na tanker, yung ano ng gasolina. Wala niyang bagal. Bago makarating yun, ilang litro ng diesel ang inubos ng truck bago maiatid yung gasolina sa mga gas station dito. Oo, kaya wag sila magtataka kung nasa 70 plus ngayon yung ano dito. Kada litro ng gas, oo. Iba talaga ang presyo ng gas pag nasa bundok na. Hindi siya talaga susunod sa presyo ng mga nasa highway, oo, sa baba. Ngayon na, pababa na tayo at palista tayo ng Baguio ay ang balak namin ni Lasadik, pumunta kami ng Ilog Kamalig para makapag-camping at syempre makabalik din kay Tatay Sito. Alam mo na, narinig mo na kung anong pangalan ni Tatay Sito. Kanina pa kasi tinatanong sa akin ni Lasadik, ano nga bang pangalan ni Tatay? Eh makakalimutin na ata ito. Medyo nagpapangita na ang kanyang edad. Hey! So, okay, takits na lang tayo doon kung anong oras kami makakarating doon sa Ilog Kamalig. PM 6:40, 72 kilometers pa. Grabe, subok na subok ang shipa tayo dito sa biyahe namin pauwi. Grabe, lakas ng ulan. Tapos tumatakbo kami ng 80 kph to 100, pero wala eh. Ganun talaga kakapit eh. Kumukulog-kulog, kumikidlat-kidlat pa. Ano na?
Makakalabas na rin ng Tarlac. Oh, nahabol talaga kami ng ulan! Ulan! Uy, sige na rin natin na. At sinakin pa ko ama, harap kita pampanggan na narin. Malayos ka po, Municipality of Porac. Ilog ka marami ka. Napit na. Konti na lang. Ilog ka malig na. Nakakakain na. Anong oras na? Mag-aalas na doon. 8:40. 9. Dito, hindi pa umuulan. Kilala niya pa kaya kami. Nakamotor kami, naka-helmet. Di kami makikilala nito. Wala, mabuhangin. Parang nag-iba. Parang nagbago. Yan. Wala, ano nangyari? Ano sila tatay Sito? Ano nangyari dito? Ba't nawala sila? Doon na ba yon? Oo, doon na pala. O tara, nagpas pala tayo. Nawala kasi yung arko. Hi, Tita Malu! O, hindi nyo kami makilala. Naka-helmet kami, no? O, sino ka? Oh, sama ni Boy P. Vigian Pax. Tsaka sila sa Dick. Oh, kayo dalawa lang. Oo, nanibago kami, wala yung arko eh. Eh paano, naanod? Ah, naanod. Hinirog na mas, mabot ang gandoon. Lagpas na pala kami, nagulang ay, tatay Sito. Ito na yung tindaan, ayun, ayun si mga Sito. Ayun pala. Ito yung tindaan ko, naanod yung tindaan ko doon. Ah, naanod yung tindaan mo doon. Mga cottage. Hello, Tay. Hindi nyo kami mamukha, naka-helmet kami. Oo nga, dala. O mamaya, taga lang. Parada lang muna kami. Dito na kami, Ilog Kamalig. Medyo hindi ganun kaganda ngayon ang sitwasyon dito sa lugar na to. Pero bukas ng aga ko na lang ipapakita sa inyo. At ako anong nangyari dito. Ayo, kamusta tayo dito? Yan, si tatay dito. Hindi niya kami namukha kanina kasi naka-helmet kami. Alam niyo naman nung nagpunta kami dito, eh naka-ban kami kasama namin si Boy P. Eh ngayon, nakamotor kami. Siyang malaking kasiyahan na pagbalik ninyo rito. Nung dumating kayo rito, kayo ang bumangga sa hinarang nilang pintuan na sinasabi ng nakasama ko rito na umiwalay, sarado itong Ilog Kamalig. Mm. Para sa akin, eh, kayo ang bumangga sa hinarang nilang pintuan. Magmula noon, dinagsawuli ng tao ito si Ilog Kamalig. So kami naman, nung araw naman kasi na yun, eh siguro inadya lang din kami na pumunta rito. Kasi ilang campsite na yung pinuntahan namin, pero hindi namin gusto eh. So kahit nung inabot na kami ng gabi, nung pagkarating namin, siya nag-search nun eh. Nakita kayong ilog. Sabi ko parang ito, ang ganda dito. Sabi nga po nila, baka bro sa picture lang yan ha, check mo mabuti, chile ko mabuti. Hindi bro, okay, maganda ka ako, sige, tara, puntahan natin. Ayun, pinuntahan po namin. Kaya nga nung sabi namin sa inyo, Tay, babalik at babalik kami dito, di ba? Maraming maraming salamat sa inyo, kay Boy, at sa inyong dalawa. Siyempre naman, hindi nyo nakalimutan ang daan pabalik ng Ilog Kamalig. Siyempre naman. Kaya nga sabi ko, kahit pahulit-ulit kami dahanan ng bagyo, pahulit-ulit kami tatayo. Yan! Kailangan, pag pinadapa ka ng bagyo, kailangan tumayo, huwag kang mag-iintay na may tutulong. Lahat ng mga napunta rito, tulungan natin ang Ilog Kamalig ngayon na bumangon ulit. Kasi iba yung nakita namin ngayon eh. Doon sa unang punta namin eh. Dahil sabi ni tatay, sinalanta daw sila ngayon ng bagyo. Anong bagyo yun, Tay? Bagyong Egay. Tapos sunod-sunod yung ulan. Talagang sabi nga ni Tita Maluwi na ako, anong nangyari nga ganyan? Pati yung daan talagang kinain ng tubig. Talagang ganyan, minsan dinadaanan ng pagsubok. Yan, tama. Pagsubok lang yan. God will always provide. Huwag ka lang makakalimot sa Kanya. Yan yung pagsubok lang. Okay, bukas papakita ko sa inyo kung ano nangyari ha. Kaya sa mga dati nang pumunta dito at mga pupunta pa, sama-sama tayong tumulong para maisaayos ulit tong Ilog Kamalig. Ay, salamat nga pala tayo sa kape na binigay nyo. At ngayon, naghihintay lang naman kami ng pinapaluto namin na pinakamasarap na lomi na natikman namin nila sa dik. Dito lang kay Tita Malu. Ayan, nandyan at hinihintay lang namin yung pinaluto namin eh.
Yun, no? Ang na-miss naming lomi ni Tita Malu. Ayun na, ang pinaka-na-miss naming lomi. Walang kapares na lomi. Kahit gaano kalayo binayahin namin. Galing pa kami ng Baguio, ha? Para lang dito sa lomi na to. Hindi, para talaga namin. Gusto namin talagang bisitahin tong Ilog Kamalig. At dahil matagal na rin kami hindi nakakapag-camping, dito agad yung naisip namin. The best. Kung ano yung pinagdaanan namin na ulan tapos titigil, pagdating namin dito sa Porak, sa Ilog Kamalig, wala nang ulan. Pero all goods, at least makakapag-set up muna ng tent sila sa dik. Ah. Morning. Sila sabi, eto, tulog pa. Anong babango na yan? Taga lang. Ganda ng umaga, no? Ang ating pangmayamang chinelas. O ating sabay-sabay tingnan ang itsura ngayon ng Ilog Kamalig. Kung anong nagbago doon sa pagkakadating namin kagabi na nagkaroon ng pagbabago talaga kasi nung dumating daw yung si Bagyong Egay nasalanta, tingnan niya yung gitnang daan, nagkaroon ng hukay. So yung hukay na yan, yan yung dinaanan ng ano rito, baha. Pero andito pa rin sila tatay at saka sila Tita Malu para ayusin ulit itong nangyari sa Ilog Kamalig. Pero maganda pa rin yung ano, ilog, oh. Ito yung hinahanap ko, yung sa umaga, ang gigising sa'yo, imbis na alarm clock ng cellphone mo, is yung tilaok ng mga manok. Sarap. So dati, dito yung mismong arko nung Ilog Kamalig. So kung babalikan nyo, yung unang punta namin dito, nung nag-band life kami nila Boy P at nila Sadik, makikita nyo yung mga pinagbago dito. So ito, bagong tayo yung tindahan ni Tita Malu, yung bahay nila tatay, bagong tayo yan. Kasi yung unang tindahan na nakatayo at saka yung bahay nila na tinutulugan dito ay inanod, sabi nila tatay. Buti na nga lang kamo at gising sila nung mga oras na yon. Eh kung hindi, sigurado naanod na rin sila rito. Pero syempre, maraming salamat kay Lord at hindi sila pinabayaan. Pero alam ko naman sa mga makakapanood nito at sa mga dating mga nagpunta rito, alam ko naman na tutulong at tutulong kayo dito. Lubos ang pasasalamat ni Tatay Sito sa mga nagpupunta lagi dito at nagbibigay ng donasyon para yung patuloy na pag-aalaga at pag-maintenance nitong lugar nagagawa niya. Siyempre yung mga donasyon na binibigay natin yun yung ginagamit niya para maging maayos at mas maganda tong Ilog Kamalig. Diba? Ang linis pa rin naman eh. Ang ganda nung araw. Ito yung isa sa pinaka iniintay ko lagi pagka pumunta rito. Yung umaga, ihintay yung lumabas yung araw dito sa parting to. So kagabi na nag-aayos na sila sa dik ng tent, biglang ino-offer sa amin ni tatay yung tinulugan namin ngayon. So ipakita ko sa inyo yung tinulugan namin. Ito yung tipi hat na tinulugan namin ngayon. Maraming salamat kay Tatay Sito at ino-offer sa amin ito. Hindi na kami naggawa ng tent kagabi. Oh, gano'ng kalaki yan. Tapos meron pang insulation. Tapos gawang kamayan at pasok na pasok ang hangin. Kaya yung isang yun, ayun, nilalamig, namamaluktot. Namamaluktot na sa lamig. Sarap eh. Kaya nga hindi na rin ako nagubad ng hoodie jacket ko eh. Dito lang muna kami at mag-unwind lang muna.
Kumbaga nagbabawi lang kami ng lakas sa ginawa namin challenge sa sarili namin sa Cordillera. Pagkatapos nun ay dadiretso na rin tayo ng Manila para i-claim na natin yung ating finisher kit ng Cordillera Level 1. And nasa isip ko na rin na paghandaan yung Level 2. Pero yung mga kailangan ko munang ayusin kay Beastie at yung sa akin na katulad ng sapatos na kumakapit na lang sa duct tape, siyempre kailangan ko munang paltan yan bago tayo lumarga ulit ng Level 2. Pero soon pa naman yon. Kailangan muna rin natin siyempre kasing mag-ipon-ipon at medyo magastos din yun. Pero siyempre maraming salamat sa buong suporta na binibigay sa atin ng Shipa Philippines. Sobrang pasasalamat namin sa Shipa sa laki ng suporta na binibigay nila sa amin para dito sa Cordillera at sa mga biyahe na ginagawa namin. Tsaka lagi naman natin kasama si Shipa sa gulong na gamit natin eh. Wala akong pangamba. Yung mga kurbadahan ng Cordillera, di man lang ako kinabahan. Alam niyo ako saan ako kinabahan? Sa mga nadadaan ng landslide. Yung tipong landslide na baka mamaya, eh talagang hindi tayo makakadaan. So medyo hassle kasi, baka hindi natin matapos yung level 1 pagka ganun. Or maghihintay pa tayo nung mismong maghahawin ng landslide. Pero all goods at lahat naman ang dinaanan natin, eh hindi naging problema. Sarap magilaman sa ilog. Good morning. Gising na ang aking body. Himbing na himbing ka. Makain na kami. Lomi ulit. Hanggat nandito, lomi lang. Liligo ka ba? Hindi ko sure eh. Oh, hindi pa daw sure naliligo. Sa ilog. Pag naligo ka, ligo din ako. Pag di ka naligo, edi dadamayan kita. Ano tayo? Sige. Time check, 9:19 ng umaga at paalis na kami ngayon dito sa Ilog Kamalig pagkatapos namin magpahinga at ma-refresh up. 3 hours and 50 minutes ang bayan natin, 102 kilometers. Diretso tayo ng office ng ATPIO dun sa pinag-registeran natin sa Makati. Maraming salamat at Tito Malo ha. Pagbalik namin yung lumi ulit namin. Masabi na lang kay tatay at umalis ni tatay eh. Narga na kami. At ano na kami. Higi po. Thank you. At kami ay laging welcome dito. Lahat naman kahit sino ay welcome kayo dito sa Ilog Kamalig. So sa mga nagpapakalat na sabi ay sarado na raw ang Ilog Kamalig, yan po ay walang katotohanan. Ito, buhay pa rin at kahit na sinalanta ng bagyo, patuloy pa rin inaalagaan at open para sa ating lahat. Maraming salamat Tatay Sito sa dedikasyon mo sa iyong ginagawa dito sa Ilog Kamalig. So ipakalala ko lang sa inyo na ang Ilog Kamalig ay mayroong official Facebook page. Itong nasa screen nyo ngayon. At sabihin ko sa inyo na hindi po sila naniningil ng kahit anong bayad pagka nagpunta kayo sa Ilog Kamalig or papunta pa lang kayo. So meron kayong mapag-alaman na sinisingil kayo at hinihingan kayo ng bayad, ay wag na wag po kayo magbibigay. So ang Ilog Kamalig at sila Tatay Sito ay tumatanggap lamang ng donation or taos pusong pagbibigay ninyo o suporta para sa pagpapanatili ng Ilog Kamalig. Para malaman nyo lang ha, kasi maraming lumalaganap na ang sabi ay naniningil na raw sa Ilog Kamalig. Pagka pupunta ka, wala po, wala pong katotohanan na may bayad doon. Ano bro, kukunin na natin ang ating plaque finisher kit ng Cordillera Adventure Level 1. Anong pakiramdam mo? Yeah, excited! Woo! Philippine Loop, meron na tayo. Pero grupo yon. Huwag kayong mag-alala, gagawin muna namin din ang Philippine Loop ng aming solo. Pagkatapos nun siguro, magkakaroon na ng version 2 ang Hampas Loopers ng Philippine Loop. Yon. Kung excited kayo sa pagkuha namin, eh mas excited lalo kami. Kaya bakbakin na natin to! Punin na natin ang ating finisher level 1 at sa susunod ay paghahandaan na rin namin ang level 2. Hanggang level 5 yan! Kaya abangan nyo. Ano? Game na! Hey! Hey! Let's go! Kapit! Gusto ko nang mahawakan yung plaque! Gusto ko nang isuot yung t-shirt! Ano? Walang nga mo. Ayan, let's go. Grabe! Nag-init! Sabik na sabik ka nang makuha yung pinaghirapan mo.
Pinapatagal pa eh. Asa ka na, oy? Ito lang ako. Pag nagpas lang yung gawan, ay ginagawa. Oh, hangin! Kailangan ko ng hangin. Napakainit. Ayun. Ay, masmasan na. Parang niya, ang init, aba. Talagang kailangan ko nang magpalamig kay Brookhada sa Valenzuela. Kain muna tayo dun. Tanghalian, alas 11 na, oh. Yun, ganyan ang kalsada. Ilalagyan na ng bakal para mas tumagal. Saan lalaki ba naman ang truck na dumadaan dito at ang bibigat? Talaga hindi tatagal ang kalsada nyo rito. Time check, 12 PM. At nag-U-turn lang kami kasi hindi kami pinadiretso ng kaliwa dito sa may papunta kay Mayor TV Brucada at Isa Snack. Tanghalian na at kailangan muna namin kumain ng tanghalian bago tayo dumaretso sa mismong office. At 19 kilometers na lang naman eh. Stopover muna tayo at para kung nasosopokit sa sobrang init. Kung ano yung sobrang lamig dun sa Baguio dito, sobrang init, hinihingal ako. Kain muna tayo para may lakas pa tayo. Nakaka-drain talaga ng energy ang init at saka traffic. Saan, boss? Okay, dyan. Manado prep ngayon, kaya ano muna tayo? Ice coffee. Isang hazelnut coffee. Bawal mag-drink dito, ha? Ah, sige, ikaw naman ang mag-drink. Hindi. Ikaw naman, eh. Ano na? Mamaya ako. Sige, muna. Hello po sa inyo, mga kabukbok. Ay, kabukbok. Kabakbak dyan. Ah, meron ka nga ba lang ano? Ano yan? Kaya ako dumaan din dito. Ano yan? Oh, eh, madamot yung asawa ko. Ayaw mamigay ng Central Park siya, eh. Central Park? Ay, napanood ko nga. Oo. Oh. Napanood ko. Ayaw, no? Ayaw mamigay, eh. Oo, eh, ganun talaga. Kasi sa sobrang pangunod to, ipagmamaramot mo talaga, eh. Gusto mo ikaw lang yung may ganun. Kaso, siyempre, dahil mabait ka, John Pax, balita ko mamimigay ka daw. Kaya nga, eh. Oo. Eh, balita ko, nag-comment sa akin, tsaka shinare yung video ko, eh. Parang gustong mamigay ng Center's Party, eh. Oo, oh, ng mas marami pa to. Mas marami pa. Para mas maraming maging mabango. Siyempre, eh. Kasi nga, ang Center's Party, galing sa Center's Party, Valenzuela. Yon. Yan ang pabango ng mga mababango. Yon! Gun in ano ba? Gun in 60 seconds ang akin. Ah, sarap. Ah, naibsan yung init, aba. Abay! Sige. Sige! Let's go! Last na to! Ito na ang aming certificate! Ano, busog? Hindi makaimik sa sobrang kabusugan, no? Kaya kanina rin, ganyan ang pakiramdam ko eh. Let's go, pagbigyan mo na kami. Huwag ka nang pumasok. Nakapasok na kami. Andito na kami. Tapos pangalawa. Tama ba, lumagpas pa tayo. Lumagpas tayo. Oo nga, lumagpas tayo. Kaya tayo ibabalik. Ang kulit. Lumagpas ka mo nang yan. Sobrang excited. Okay, ito na tayo kung saan tayo nag-register. Oh, pia. Let's go. Sa wakas, nandito na tayo. Pinakihintay natin lahat. So, syempre, ihanda natin yung ating passport. Kung saan dito natin nilagay, kung anong day at anong mga checkpoint yung mga narating natin. Syempre, yung odometer, nakita nyo naman yung proseso ng ginawa natin. At syempre, kung meron kayong may papakita ng mga resibo during ng inyong ginagawang cordillera, eh mas maganda. Tapos, yung mga picture na nag-picture tayo, nagpo-post kami sa Facebook group ng Cordillera Adventure Tour. So, ganun din yung gawin nyo. Nasa ganun, nakikita na mismo rin ng admin. And kung halimbawa ang hingi naman nila or gusto nilang makita, eh meron naman tayo dito sa ating cellphone para ma-confirm na talagang ginawa natin. Tsaka, kita nyo naman, di ba, kung ano yung mga pinagdaanan natin during the Cordillera Level 1. Nangamoy araw kami dun, ha? Ayun pala, meron ka pala ng Center's Park, eh. Yata tamad akong kunin, eh. Ito ayan. Ang mabango ng... Mababango! Ayan! Lacoste thread. Paamoy nga nito. Wala pa tayong toothbrush. Okay na yun, konti lang. Wala pa tayong toothbrush, di ba? Ha? Wala pa tayong toothbrush. Ayun lang, wala pa tayong toothbrush. Pwede sa bibigyan. Ikaw na lang. Gusto mo, ikaw na lang. Oh, alam mo, anong kulang nyo? Tingnan nyo itong kay Lasadik. Oh, nakikita nyo kung anong kulang? Kung hindi ko pa chinate. Walang day. Oh, kung anong day number niya narating yung mga checkpoint. Make sure na bago nyo isubmit, tama ata
walang kayong naligtaan na nakalagay dito. So tinotal ko lahat ng kilometers ng aming nilakbay, 645.8 kilometers lang naman. Pero kung iisipin nyo, yung 645 na yun, i-compare nyo siya sa rektahan, mabilis lang kukunin yan. Pero yung ginawa kasi namin, nakita nyo naman kung ano yung daan ng mga sinuong namin, di ba? So ngayon ay pupunta na tayo sa loob para isubmit na natin at malaman na natin at maisuot na natin yung ating jersey. Tingnan natin, baka meron kaming kulang or ano, di malalaman natin at malalaman nyo rin. Yun, Sir Dars! Nandang tanghali po. Andito na ulit, nagbabalik at tinapos na namin ang level 1. Ito lang ba? Titingnan nyo, tsaka resibo ba? Hindi na, yan. Mag-check na muna ni Sir. Tatlong araw kami, inuulang kami. Ang kukunin ni Sir Dars ay yung aming kit ko, anong size ng aming jersey na kukunin. So, akin large. Pumunta rin kami dun, wala rin silang large saka XL na stock dun eh. Sa Cordillera, mas mabilis yung proseso ng pagkiklaim ng finisher kit. After mismo na magawa ninyo, pwede na kagad dumaretso tapos kunin nyo agad. And hindi na ganun katagal yung mismong evaluation or titingnan yung inyong passport. Sa Philippine Loop kasi marami talagang tinitingnan katulad ng odometer nyo, kung gano'ng kalayo na yung nilakbay nyo. Tapos checkpoints, mga picture, kailangan i-album mo siya. Then pagsasama-samahin mo mismo yung mga resibo ng gasolina, roro, yun, marami. So ito yung ating Cordillera Level 1 na finisher. Ganda, no? Okay na sa akin, large. Para sa akin, okay na large. So, proud Cordillera Level 1 Conqueror. Pag nakita nyo na may mga suot na ganito, ibig sabihin, na-conquer din nila yung Level 1. So, ito yung mga sinasabi ko sa inyo na hindi nyo basta mabibili hanggat di nyo ginagawa yung mga challenges ng Cordillera. Ito yung ruta sa likod, no? Certificate of Achievements, and kung nakikita nyo rito, 4,816, which is hindi lang nun. Hanggang doon yung ginawa natin, lumagpas pa dahil may binalikan pa tayo. Tapos, 534 kilometers, pero yung sa atin is umabot ng 600, which is good naman. Basta umabot sa ganitong kalayo at ganito karaming curves ang ginawa mo, basta tama lahat ng sinabit mo, you are a conqueror. And dito, ikaw na yung maglalagay mismo ng pangalan, kung ilalagay mo yun, then anong date mo na-receive tong mismong certificate of achievement. And then, ito yung mismong harap. Then, may kasama siyang lagayan na pwede mong i-display. Parang sa ating Philippine Looper na certificate. Ganto rin yun. Kasama na to ha, sa mga binayaran nyo. Wala na kayong babayaran. Once na i-claim nyo na mismo yung inyong Cordillera Level 1 Finisher Kit. So, ngayon, naalam nyo na mula umpisa kung paano tayo nag-register dito sa mismong Makati and kung paano rin mag-register kung halimbawa doon naman kayo sa Baguio, sa Rich Legarda. Alam ko na gusto nyo nang gawin din ang Cordillera Level 1. Kaya ano pang hinihintay nyo, gawin nyo na. Hanggat meron pa kayong budget at syempre meron pa kayong lakas na gawin. In time na tumatagal at hindi mo magawa yung mga ganitong bagay, baka pagsisihan mo pa. Kaya gawin nyo na. Nakita nyo na kung anong mga discarding gagawin nyo. Maraming salamat muna kay Sir Darwin, syempre. Yan. Sa pag-asikaso sa atin dito. Maraming salamat, sir, ha? Kita-kitsa tayo, level 2. Ah, level 2 naman. Ito yung pasalubong na sigurado kong hindi lang matutuwa at magiging masaya asawa ko, kundi magiging proud din siya sa akin. So, nakita nyo at napanood nyo mga pinagdaanan namin ni Bestie at ito na yung resulta. Yeah! Tingnan nyo naman yung shipa tires ko. Ngayon pa lang naupod yung harapan, no? Nauna pang bumigay yung sapatos ko. Sabay natin pinaltan yung sapatos ko at saka yung gulong natin kay Beastie nung Katinduanes. Hanggang ngayon, sabay sila. Pero mas nauna pang bumigay yung sapatos ko kaysa dun sa pagnipis ng gulong ni Beastie. Oh. Talagang subok na, nakita nyo na kung gaano kasubok ang gulong namin ni Lasadik. Katinduanes, DRT, Dinggalan, Kinaya, at wala kaming naging problema sa gulong namin. Ganyan natin mas sinusubukan yung mga gamit natin. Ang problema ko na lang, yung isa pang, kailangan ko pa-weldingan na to. Tumatabingi na yung aking bracket dahil bumigay na yung ating sa may chassis. Ayan eh. Pero at least natapos natin ang matiwasay at maayos ang Cordillera Level 1. Cordillera Level 2, kailan muna natin magpalit ng sapatos. Wala na, hindi nakakapit ang duct tape dito. Hindi nakakayanin talaga. Mahal! Oh, nagawa ko. Nagawa namin nila sa dip. Pauwi na ako dyan. Kung kaya ko, kaya nyo. Honda Beat nga ako eh. Eh siguro naman, mas maganda yung motor ninyo. Mas kakayanin ninyo. Safely conquered the intricate curves and winding roads of the majestic Cordillera Mountains.
the longest and highest mountain highway system in the Philippines. Pilas talaga, oh. Yan yung nangyari din dito sa kabila. Ito, ito, dito. Pero mas malala ito ngayon. Hello, Papi. Okay na. Ingat. Thank you. Ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat. Dito ko ngayon sa kalsada ng Mabitak. Di na kinakaya ng powers ko. Napapaidlip na ako, napapapikit. Ayoko naman na may mangyari sa akin. At kung kailang pauwi na tayo. At alam nyo naman na tuwing pauwi na tayo, minsan dyan pa nagkakaroon ng mga hindi inaasahan eh. Kaya mas mabuti na magpahinga na lang muna ako dito na saglit, kahit mga 15 or 30 minutes. Tapos saka tayo dumaretso ng uwi ng bahay sa totoong finish line natin. At oh, alam nyo na siguro itong lugar na to kung saan dito ako malimit tumatambay. Ayan si Beastie, oh. Buti na lang kamo, dito ay maraming bituin, hindi uulan. Pero nakikita ko dun sa pinanggalingan ko sa bundok, kumikidlat-kidlat. Mukhang dun, uulan. Iglip lang talaga ako, talaga hindi ko na kinakaya. Nag-autopilot na ako. Then 21, mga 10:45, 10, oh, 10:45 or 11, tsaka ako lalarga dito. Isa. 10:45 na, 10:42. Okay na yan, iglip ko na yun. Kanina, may mga dumaan dito. Tinatanong ko kung ano nangyari sa akin. Yung una, naka-tricycle. Sabi ko, okay lang po ako. Nagpapahinga lang. Tapos, isa kanina, naka-sniper. Sabi niya, bakit nasa dilim ako? Doon daw dapat ako sa liwanag. Tama naman yun, pero ito kasing tambayan ko eh. Alam ko na to eh. Pero don't you worry, I'm all good. Nagpahinga lang ako at nag-recharge ng lakas. Ngayon, diretso tayo ng bahay. Tara na! Patulang pangahata ako ng bell. Alam niya mo, daming aso nito! Ay nako, di pa ako nakakalayo ng Mabitak. Andito pa lang ako sa ano. Mabitak pa rin to eh. Ah, siniluan yata to. Pagkatapos nung pami na Red Horse. Buti nandito pa yung reserve akong tatlong belt. Tutulak tayo nito. Medyo malapit-lapit naman yung ano, yung talyer na lagi kong dinadaan nandito. Ay nako. Pauwi na at lahat eh. Pero buti lang at dito ako nasiraan. Yun nga lang eh, nagsosolo na ako. Kung kailan pauwi kasi, pag solo na akong pauwi, dito ko na nararamdaman yung pagod nung ilang araw na biyahe. Meron naman akong dalang belt. Kailangan ko lang nang magpapalit. Ah, dito pa yun po. Bishop po yun ah. Sige. Medyo mabigat ang dalain ko. Kaya ba? Ayun. Ito, nakita ako dito. Thank you, Lord. Hindi mo ako pinapabayaan. Meron pang nag-rescue sa akin. Oh, sarado na. Sarado na pala to. Ano po ba kailangan nyo? Ha? Magkakabit. Yung magkakabit lang kailangan ko. Eh, nandun po eh. Dun lang. Ah, sige, dun na lang. Kala ko kasi bukas mo eh. Kargado yung motor mo, ano? Lakas eh. Eh, kung normal na motor lang yan, sa dami ng dala nito, mukhang hindi kakayanin itulak eh. Saan? Ito? Ito? Ah, dito. Mababaldan pa rin ng belt. Kaputulan lang ng belt. Dito na lang. Ah, sige. Uy, thank you ah. Ano pangalan mo? Raymar po. Raymar. Buti nakita mo ako. Buti may mga dala akong reservong ano, belt. Galing sa'yo akong ano, Baguio pa. Oo, nagano lang ako ng Cordillera. Dito lang din, Laguna, nagkarlan. Ngayon nagpahinga ka lang saglit, tapos pauwi ka na. Nakakapanaputulan. Pero okay lang naman. At least, may nag-rescue naman sa atin eh. Si bro. Thank you. Hindi talaga tayo pinapabayaan ni Lord ah. Alas 11. Chat ko muna yung asawa ko, sabihin ko. Baka maghintay na matagal eh.
Kaya na ba? Ayun, putol. Last bag na naman ang aking belt. Tingnan nyo ang nangyari dun sa belt na ipinalit natin bago tayo makit ng Baguio. Last bag na naman. Kaya pala may kakaiba akong nararamdaman pagka nagtotrottle na naman ako eh. Mukhang hindi original na belt yung naikabit sa akin kasi ang bilis na zero eh. Di ba? Wala pa 1,000 kilometro to eh. Okay na, napalitan na bro. Di ko na pinalinis at para makauwi na rin agad, pinalitan lang yung belt. Yun, makakauwi na tayo. Nakakatuwa naman na hindi man lang nagtagal na ako inagtulak. Talagang mabait si Lord. Meron ako ibibigay dito eh. Hindi ko pa naibigay. Ito. Siguro naman kasi sa iyo to bro. Small lang to. Para sa iyo talaga yata to eh. Wala akong nahanapan bigyan eh. Tapos, bigay ko na rin sa iyo to. Langis, magagamit mo to. Change oil mo ba? Di pa ba nag-change oil motor mo? O ito, change oil mo na. Ito bro, para sa iyo. Ano? Nakasaklo. Ito yung sticker nga pala. Ayan, kaya nang bahala dyan. Sige, mamaya yun ano eh. Ito pati langis. Oh. Maraming salamat sa pagtulong ha. Hindi pwedeng ganun-ganun lang yun. Hindi, pang merenda na yun. O oh, sige yan. O oh, tandaan nyo na yung motor ko para pag nadaan ako dito, alam nyo na. Lagi mo na ako nadaan dito eh. O oh, tatandaan ko na pangalan nyo, JM at saka si Raymar. Ayun. Sige bro. Pag ano, dadaan-daanan ko kayo dyan ha. Salamat. Yun. Buti na lang kamo at yung naputulan ako eh malapit lang dito sa talyer. Tapos naramdaman ko siya habang nagtutulak ako sa likod ko, nararamdaman ko na siya eh, na may tutulong sa akin. Thank you Lord talaga at di mo ako pinabayaan talaga Lord. Maraming maraming salamat Lord. Siya, makakauwi na tayo ng maayos. Thank you Lord. Thank you talaga at sa tuwing nagkakaproblema ako, tumawag ako. Eh nandiyan ka agad, nagpapadala ka ng tulong. Pansin nyo naman di ba, nung throughout the Cordillera, pagka tumatawag ako, nandiyan ka agad. Shoutout sa dalawang binatang tumulong sa akin, kay Raymar yung nagtulak sa akin papunta sa kanyang kaibigan na si JM na gumagawa ng motor. Dito sa may party nga Siniluan or Pami Laguna na to eh. O tingnan niya mga kung gano'ng kadilim dito oh, kung dito ako inabutan. Wala talaga, o tiyo oh. Woo! God will always provide. God is good all the time. Itong biyahe na to, maraming abirya, pero maraming ding patunay na huwag kayong mawawala ng pag-asa, ha? Aywa! Kala ko, tatawag na naman ako kay Kambal at saka kay Patrick eh, para rescuehin ako eh. Nakakahiya na. Pero alam ko naman na re-rescue at re-rescue yun sila. Pero syempre, sinubukan ko munang gumawa ng paraan. Nang sa ganun, eh hindi na naman lagi akong aasa sa mga kaibigan ko na re-rescuehin ako lagi. Diba? Gagawa at gagawa rin naman tayo ng paraan muna. Woo! Bahay na ako! Bukas! Ito na ako! Alaga ko at asawa ko! Hi! Hi! Hello! Hello, kamusta? Ah! Kamis ang daddy, namin? O doon mo na, pasok mo na sa loob. Wait, maghahapot lang ang daddy. Oo, sige na. Ayun na, eto na, eto na. Pasok na, pasok na. O, kamusta? Nag-aaway pa? O, kamusta? Kamusta ang mga girl lalo? Namis mo ako? Weh. Pwede na. May pasalubong ako sa'yo. Oh, pasalubong ko. Wow! Ang pakayapa. Siyempre. Yan ang pinaghirapan ko dun. Sarili ko. Ano? Ano? Kaputulan pa ako eh. Ang belt. Oo, kanina. Buti meron sa akin ng tumulong agad. Pakita ko sa'yo ang isa pang kasama sa pinaghirapan. Eto pa yung isa. Yan. Hindi yan basta makukuha at mabibili. O. Ready for level 2. Galing na Beastie. Kaso parang si Beastie ay medyo kailangan na talaga. Magpahinga. Dito-dito na lang. Salamat. Nakauwi tayo ng ayos at matiwasay. One love, one love, one love.
wanna come over tonight. Yeah, you wanna make up and make it right. When everybody's looking for something else they can do, we try to make it work this time. We had let go of our doubts. Let's make it matter, cause we will never ever come down. It looks like we made it. If your heart should break, kaya ko, kaya nyo rin to.